What's up guys? Welcome naman po. Dito naman tayo sa isang episode naman ng ating PABcast. So, dito naman ang iyong lingkod, si Alfred. Kasama ko si Ammesol. At Alexis. Lagi niyong tatandaan. Ang buhay. Hindi ka marunong makinig. Ano ba outro natin? Outro yun! Okay. Sam, kung hindi ka marunong makinig. Makinig ka ng PABcast. Makinig ka ng PABcast. Anyway, so ano ba to? Ano like? Kwento ng PABcast lang. Kwento lang ako. Huwag niyong isipin na may kahit di yan sundin niyo, basta like, magpadala na lang tayo ulit sa kwentuhan. Halata ba yung boses? Halata ba sa boses ko yung inaaram na ako right now? Inaaram na ako right now. Sa amin ba? Medyo naman, sa galawan mo halata. Ah, sa galawan, pero feeling ko sa akin sa boses na halata eh. Ang nahalala ko lang. Ang alin eh. Ba't mo yung baso niya? Ang tubig. Nakakamiss lang nung ano, nakakamiss lang nung every time na nasa ano ko, nasa office ako or ano. Naalala ko lagi yung mga times nung high school. Yung the best days of my life. Okay. The best days of my life, so I'm wearing this shirt. I'm wearing this shirt right now. Nakikita niyo ba yan? Sorry po. Yan, so ito t-shirt kong ito, kung nakikita niyo yung logo. So isa to sa mga symbolic. Kasutin ko sana yung, may ganyan din ako kaso sinuot ko yun isang araw eh. Wala akong ganun. Sinuot ko siya nung ano, nung reaction video. Yo, So ako muna. Actually kay Alexis to eh. Dinam ko lang. Kaya hindi kasuot ngayon. Skip sa kanya no. This, ano kasi to. So parang ano namin to, brotherhood shirt. Brotherhood. Yan yung, hindi kasama. Hindi kasama, kaya brotherhood. Pero, yan yung naging logo ng, di ba nabanggit ko dun sa high school episode with Lalit, yung GAIA. Hindi kong, okay lang pala. So GAIA. Like initials ng the best brotherhood in the world. Yes. So ano yun, names naming apat. So, glorious glorious Alexis, Ian, Alfred, kaya naging GAIA. And before pa maging GAIA yan, alam ko... Like that stage na, ano? Naging medyo cringy teenager, so... alam mo yung, di ba, first year tumatambay kami palagi sa likod ng diver? Oo. Ang ano pa namin nun, TBH? THB? THB! Tropang habang buhay. Hindi habang buhay. Kasi nga, in long life. Tawa kami ng tawa, and di ba pag ano, pag tumatawa ka, lagi na sinasabi, ang tawa nakakahaba. Nakakaan ng lifespan. So, one time guys, si Ming siguro yun. Nagalit siya, pero nagagalit siya. Tawa kayo matawa. Sino? Si Ming. Mga beaters sa classroom. Nagalit kasi tawa kami ng tawa. Eh yung time na yun, parang nag-ilis na ata ng maingay. Wait lang, may ano lang. Yung nalakang high school, di ba, si Pat lagi nag-ilis na ng maingay nung... Pag ganun, pag lumalabas yung teacher. Tapos, di ba ang sinabi, maglista ng maingay, pero bumuka lang yung bibig mo kahit walang sound, nilista ka. Tumingin ka lang sa katabi mo, yung ingay. Kasi lista ka lang, visit yan. Sabi, maglista ng maingay. Automatic yan eh, kapag sinabing may maglista ng maingay, ito ay martial law. Kailangan militarist na. Militarist na. Tama po dito. Ayun. So, naging tropa habang buhay. Tropang haba buhay. Hindi ko alam yun. THB. Kasama si Alan nun. Hindi lang kami apat nun. Di ba kami? Actually, na-add pa nga si Duban eh. Kasi sinama na, naawa kami. Namin nakaupo siya sa side ng Daiban, hindi siya kasya. Pero nakaharap siya sa amin. Tapos nakikitawa. Pati si Patrick yan. Sinama namin. Eh, alam mo naman ng first year, di ba, ilan na ang lalaki? I mean, yun talaga yung lalaki. So, ilan na kami. Kaya medyo... Ba't sinasama mo yung sarili mo? Oo nga, Alfred. Ilan lang sila. Hindi, yun nga, kukunti lang kami. So, why not? Diba? So, pinagsama-sama namin. Kasi yun, tropa haba buhay. Naalala ko, meron pa tayong ginawa dun sa gate 2. Na may kubo dun. Sa gitna ng pond. May parang kubo sa gitna ng pond. Tapos inukit natin. Yung malapit sa beach? Oo. Yung inukit natin dun yung, ano, THB. Oo! Mga ano, no? Pana-pana!
Yung THB, tapos nilaglag ni GM yung malong ko dun sa ako. Oo, oh, tapos binaba ako. Pagbaba ako dun, ay, kadiri kasi puro burak talaga. Parang hindi mo na rin gugustuhin mo ako yung malong ko dun. Nung nakuha ako, parang wala lang, hindi ako satisfied. Nung nakuha ako. Nagsisika pa na rin ako. Ayun, THB. Speaking of NET, sinara ko yung mga adventures natin nung ano. Yung mga talagang first year, second year yung may nakaano talaga sa NETC. Ano yan eh? First year, second year, parang nandyan pa yung parang getting to know each other page. Oh, hindi. Ang haba ng getting to know each other dalawang taon. like I said nga, like we said nga, hindi na buong GAIA until like second year. Almost. Yung first year, like lagi na kami magkakasama nun, but walang brother group, walang ano sigil. Parang alam mo yun, magkakasama lang kami kasi kami yung magkakasama everyday. Kami yung nagkikita-kita sa classroom everyday. Parang yun lang. Magkakatabi ba kayo? Magkakalapit ba? Sa isang row. Sa isang row kami. Di ba nan yung babae, lalaki, babae? Alphabetically. Oo. Tapos si GM, si Alfred. Hindi, si GM, si Alfred, ako, si Ian. Tapos Ian sa likod. Rafanan eh. GM, si Alfred. Tapos sa likod ako. Ko si Alexis. Tapos sa likod mo si AJ, katabi ko si... Katabi ako ni AJ. Tapos sa pinakalikod si Ian. Tapos katabi si Ellen. Katabi si Borja. Katabi ko si Borja. Katabi ni Jimmy si Bibo. Oh, okay. Well, who would have thought na... Tapos nag, ano ko siya, apologize. Java. Alam mo yun? Nag-jabawakis pa siya. Nag-jabawakis siya. Nag-jabawakis siya, walang tunog. Ako naman hype man. Naman sa akin, nice. Oh, nice. Matunay na brother. Ano ba meron nun? Parang ano lang yun eh, parang introduction. Parang icebreaker, di ba? Icebreaker, oo. Kasi hindi naman ako nag-ventriloquish. Oo, nalala ko pa si Alan. Tapos eto, si GM, nakilala ko yan. Parang nakilala ko siya officially. Nung ano, kuhanan ng... Yung picture taking para sa ID picture. Mm-hmm. Magkasama kami. De Guzman de la Cruz. De Guzman de la Cruz. Tapos, ang hirap na usapin nun, pre. Ang hirap. Parang kung isipin mo hanggang ngayon, ganun siya. Like, ang hirap niya i-break. Hirap niya approach. Mas lalo naman noon. Kasi ganyan lang siya. Nakabul sa yung kamay. Alam mo yung parang sa mga anime na... Alam mo yung kung paano ako yung sinabi mo. Magsasalita ako. Ganun din siya. Ganun siya. Alam mo yung parang sa mga anime na or sa mga manga na campus, cool guy. Campus bad boy. Ganyan yung mga talagang naglalakad mag-isa. Lagi nakabul sa yung kamay, tapos lagi nakasandal sa pader. Ganun. Tapos, chinanong ko siya. In-approach mo na siya. Nilapit ako. Kuya pangatago sa kanya. Kuya, anong pangalan mo? M. Sabi niya na. M. Tapos ang hirap pa intindi yung salita niya. Diba? Kasi parang, alam mo na, iba yung, alam mo yun, iba yung ayug nung sa taytay. Alam mo yung ayug. Basta, M sabi niya. Mm. Parang gano'n nga lang eh. Ganun ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Yun pala, M yung tawag sa kanya sa bahay nila. Kaya M yung sinabi niya sa akin. Okay. Tapos, yan, magkasama kami sa picture. Binasa ko yung nasa name tag. Yung parang ano, glorious. Di ba hawak-hawak mo kasi yung illustration board? De Guzman, glorious mark. Tapos din na, glorious. Tapos after nun, yung sanama ko yung pangalan niya, parang I felt like we had a connection. Wow! Kasi nakasunod na ako sa kanya eh. Parang siya yung alam mo yung, di ba, may anime badass, tapos si Alfred yung fanboy na. Yung madalda, salita na. Ako yun, hype man. Ganun. Eh si Ian medyo ano na yan eh, medyo kilala ko na yan kasi malapit nga nakatira sa amin. Tapos dumadayo siya sa Ang malapit yan, kaming apat, galing kami sa iba't ibang school. Ayun, ano! Nice! Bilib na bilib. Magkakaiba kami ng school and si GM di pa taga dito. Di pa taga sa Zambales. Tapos, yun nga, si Ian nakasama ko na siya. Kala ko magka-classmate kayo kasi close na close kayo doon. Lantong niyo eh. Si Ian kasi malantong man talaga siya. And nakakalaro ko siya ng badminton dati. Tapos, yun, since siguro magkakalala kami slightly nung elementary. Kapit bahay lang ni kasi kayo. Tapos, yun, si Alexis. Parang, paano ba tayo na... Basta, nasa likod kita. Hindi ko rin naalala... Ang naalala ko yung sa amin ni GM. Di ba? Nagre-recruit ako for Altar Servers. Altar Servers. Ang tawag pa namin nun sa Ministry of Altar Servers. Knights of the Altars. Kawa. Since elementary kasi ako, member ako nun. Tapos, edi... Beginning of school year, nagre-recruit talaga kami. Kasi maraming bago, mga transferees, lalo na sa first year. And then, one time ako yung natukahan sa section natin na mag-recruit. Natukang. Natukang. Nakakatoka na mag-recruit. And then, di ako. Nag-recruit ako. Eh, since kayong nasa row nga, nasa isang row nga lang tayo. Kayong mga pinakamalapit kung like, hindi ko na kailangan tumayo. Kayong mauna ko na-recruit. Ito si Alfred. Arte, parang choir sasalihan ko. Sabi ko, choir. Choir sasalihan ko. Yaba yun. Audition ako sa choir, sabi ko. Tapos, ending nun. Pero ito si GM, di. Na-approach.
in-approach ko si GM. Hindi, ikaw. Hindi ka doon sa... Yeah. Lumapit ka, ugap. Okay, lang. Parang di naman tayo close. Eh. Tapos, edi si GM na-recruit ko. GM, sali kang ano, Knights of the Altar. Tapos, edi si Ian. Si Ian, tagal ka pang pinilit. Kaya si Ian, hanggang ngayon hindi mo makausap na maayos. Lagi ka kasabi siya pagago. Tapos, ayan. Edi tatlo kami. Pero na-recruit ko nga si Ian, tsaka si... GM. Tsaka si Alan. Isang binanggit namin kanina. Edi, eto na. First meeting, Alter Server, Sabado. Nag-enjoy ng sobra yung tatlong na na-recruit ko. Pagdating sa classroom ng Monday, Sabado kasi meeting every Saturday. Kasi pinagkikwentohan namin mga ginawa. Ano, ano. Naingit yung dalawa. Naingit yung ano, naingit yung sumali. Ang pinagkikwentohan, sa'yo nung ano na yung meeting? Sila Alan, sila GM, sila Ian. Tapos naingit to. Nag-quit sa choir. Nag-quit ako sa choir. Oh! Sumali ako. Kasi ito yung nireveal sa akin ni GM, mga siguro mga after 6 months na nakaristan na siya. Sabi niya sa akin, nung nire-recruit ko daw siya as Knights of the Altar, akala ba niya basketball team? Kaya nagtataka ako nun. Kasi di ba may nagsalita sa harap na yung president na yun, si Kuya Gab. Si Kuya Gab. Nagsalita siya sa harap, in-explain ko ano yung Minister of Altar Servers, Knights of the Altar. Si GM di pa rin nakikinig that time. So narinig daw niya yung word na Knights. Akala niya basketball team. Kaya nagtataka ako nun, recess yun eh. Parang pinagkukwentuhan niya na sinabi mo nga sa kanya na if interested siya mag-join. Tapos biglang parang ang shifting ng topic niya is from ano Knights of the Altar to basketball. Nagbabasketball ako dati, pag pumasa ako wala nakakasalo. Tsaka during that time kasi elementary si GM yung pinakamatangkad sa classroom. Oo. Kaya akala niya siguro. Kaya siya nare-respect mo siya. Uy, ano to, sentro. Tapos ako kasi yung pinaka, si second, di ba? Kami lagi nasa likod ni Gio. Akala niya siguro talaga, inis pa tango. Ako matangkal. Sentro. Yung sinabi niya sa akin yung, invite ka rin ba ni Alexis? Ah, oo. As ano? Altar Servers? Oo, oh, yun. Nights ano? Nights, sabi niya. Oo, sa Nights. Sabi niya. Nag-basketball ka ba? Oo, ikaw ba? Oo, oh, nag-basketball ako dun sa school namin dati. Pag ano, kung nagpapasa ako, paikutin. Sabi niya, wala daw nakakasalo ng pasa niya kasi gumagana yung kamay. Sabi ko sa'yo, medyo... At si GM, ano yan eh. Parang ano yung kaya, no? Cool guy. May pa-cool guy. Like, kung di mo siya i-close, parang... Mahirap siya istimahin. Kasi lalit, yun. Pero, alam mo, meron talaga siyang pagka-weird. May weirdness siya na hindi mo... May something na... Like, bumagay sa kanya bilang maging ano isa 1/4 ng GAIA. Oo. Medyo ano kasi siya eh. Iba yung spontaneity ng jokes niya, yung pagiging weird niya. Medyo like buti nga nung, 'di ba? Na first year ganun siya like medyo matigas na. Hindi parang hindi mo siya ma-break. Hindi siya ma-break talaga. Pero nung na second year, third year, yung kitang-kita mo yung kakulitan ng tanga eh. Ano 'yan? Bully. Sobrang bully niya ng ayup na 'yan. Nasabi kong bully siya kasi lagi mapanakit. Like doon siya nakakakuha ng... Satisfaction! Yung mga tuwang-tuwa na siya pag may nasasaktan sa paligid. Meron... Kaya saka nagkwento yung sinaksak ko ng ballpen yung... Ako, sinaksak na ako ng toothpick! Toothpick! Tapos ang nga, nasa ano kami, yung Wakos. Kasi may isang ice cream stand dati na binabalik-balikan namin. Every afternoon, almost every afternoon, nag-Wakos kami. So ano yung ice cream stand yun, naka-close namin yung nagtitinda. Tawag namin sa kanya si Mami. And, soft ice cream yun. Soft ice cream. Sinaksak niya ako ng toothpick dito. Mami tsaka si Daddy. Saan nangyari pa? Nabali yung toothpick. Yeah. So, tontuwa siya. Alam mo yung... Seryoso? Hindi ko pinansin. Creepy. Nung pagtanggal ko ng pants ko sa bahay, may dugo na pala. Mayroon siya kanikento sa akin yung ano, naksak daw niya ng ballpen yung ano, parang, ako parang bully yata sa school nila. Pakiramdam, sabi ko ganyan. Ano yung pag sinaksak mo yung baboy ng ano? Ganun siya mag-describe, napaka-morbid. Napaka-morbid niya. Baliin mo yung leg, yung mga ito, yung mga movie na gusto niyang panoorin. Alam mo yung mga Steven Seagal, yung mga Rambo, yung mga... Mga kinakwento niya, si kuya ko, nainis nun eh, wala kaming ulam nun eh. Kuya ano, talsik yung ngipin. Yung tawag ito, kinain ng kuting yung ano, yung ulam namin ni kuya, ginilita ng leg, yung gulong. Talagang napaka-accurate ng description niya na ginanan yung puso. Saan, baka maraming mag-click out. Sorry po sa mga ano, yan, lagyan na tayo ng disclaimer sa baba ng video. Si Ian,
Punta tayo kay Ian. Nagpunta si Ian dito ngayong vacation. 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 Nung vacation ko, ba't hindi kami nakapag-record kasi... Eh, dyan. Kaya natin pag-usapan yung araw na yun. Salamat na lang, Ian, sa salamat, Ian, sa memories. At least siya, nag-effort na umuwi dito. Na-umuwi dito talad nung ano. Wala. Wala akong sinasabi. Hindi na tayo mag-drama. Tapos, edi, si Ian nga. Hindi ko maalala paano na-close si Ian maliban dun sa altar server lang din eh. Sa Ministry of Altar Servers. Tapos, yun. Kasi nga siya yung nasa lagod ko sa room. Tapos parang si GM at Alfred lagi yung... Nagkumusap. Oh. So, kami ni Ian naman yung back-end, ano. Yung dalawa. Kami dalawa naman yung ganun. Tapos, yun nga. Parang si Ian yung, alam mo yung sutil, yung mahilig mang asar na ano. Tapos katabi niya si Eloy. Tahitahimik din ni Eloy. Hindi, si Eloy Picon. Tapos yung kinukurt-kurt niya si Ian. So, parang si Ian naman. Tawa na tawa. Gusto niya pa mang asar kahit... Hindi mo sa... Parang ginagawa mo. Hindi mo sa... Yung ano po sabi ni Eloy, tatahimik ko yung susubo ko sa ito yung sandaan. May hawak kasi siya kay sandaan. Ayaw tumahimik ni Ian. Oh. Ang nangasal siya, ang dami siya sabi. Tatahimik ko yung susubo ko sa ito yung sandaan. Ano ba naman si Ian, di ba? Ewan ko, si Ian medyo... Yung jokes niya iba eh. Ah, like, alam mo yung... Ito na napapansin ko sa Gaia. Hindi sa inaano ko yung sarili nating ano. Like, toot our own horn. Like, parang... Each of our own, meron tayo na iaambag sa grupo. Katarot sa humor sa grupo. Hindi, ang maganda pa dyan, Kamo, ano eh, yung cumulative, yung halimbawa, ikaw, may sinabi kang joke, gagatungan nito, hanggang mag-build up, mag-build up yung humor. Hanggang sila namin alam kung saan nagsimula yung joke. Tapos ayun. K-pop. Hanggang magiging internal joke na sa amin yun na. Magiging inside joke pa namin. Kami lang yung natatawa, hindi na nagigit sa libro ako ni Patrick. Kaya nababranded kami nung high school as weirdo eh. No, weirdos. Wow. Like, tapos, kung nakaupo, nakatayo, naglalakad, kahit anong nangyari, naka-ano kami, naka-in-order talaga kami, diba? Naka-GAI, naka-GAIA. Hanggang, ano, subconsciously, ganun na yung every time. Kahit namamalengke kami, ganun na naggagala ko. Kahit pila. Kahit nagbabike kami sa loob ng NDP. Ang galing, no? Unconsciously nga. Ang galing. Ngayon, wala na-realize na, oh nga, no? Diba? Like, lahat ng feature natin na nakikita ko na stolen, kasi may mga nagpo-post sa group chat, lagi tayo nakapos sa dive van, di ba? The weirdos, the Gaia, tapos yun, lagi tayo nakaposition. Yung last picture natin, then yung 17 sa Baguio, nakapreso rin kami na ano, yung cover photo ko. Oo, yung sa SM ba yun? Hindi, sa Baguio, yung back, yung, sa may... Ah, yung packet kayo ng ano, okay. So, naglalakay. Wala. Sayang na hindi kami man. Hindi kami nakompleto this week. Sa labo mga na sa podcast. Maasa pa din ako. Maasa na lang siguro ako next week ko sana. Oh. Okay na lahat. Kasi marami rin nangyayaring problema. Magtatrabaho yung iba. Siyempre, transition from, alam na, from college to adulthood. Work. Yeah. Medyo, may intindihan ko naman kaya a lot of stuff ko. GM, Ian. Makompleto tayo next week ko. Yes. 2021 practice. GM. 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 Lagi, ah, sige. Bulihin mo ako. All you want. Tawag dun? May naalala akong ano eh. Ano bang, bakit pa tayo namumulot ng bato nun sa NETC? Namumulot tayo project. Ng bato nun kasi meron tayong project sa science na maglalagay, alay, papakita mo yung ano, yung layers of, yung layers of igneous the earth. Rock yung mga ganun. Oh, igneous rock, yung bedrock, mga ganun. Oo, clay, loam, mga ganyan. Tapos, sa bote, di ba? Sa bote, papakita mo yung layering, oo. Nah, tapos, so, ang nangyari nun, after class, pumunta kami dun sa naval base, yung sa tinitiran nga nila GM. Kasi si GM, he's from... Ikwentuhan ka lang namin about sa guide this episode. He's from a family with military background. Siya rin, actually. Tapos like yun, after yung class namin, sinabi sa amin yung requirement na yun. So, nakita namin yung nasa na opportunity na... Uy, why not? Punta tayo kala GM. So, after class, diretso kami kila GM, eh may dagat doon. So, doon kami pwedeng kumuha ng ano, ng bato. Saka sand, kasi may sand na layer sand dun. Na layer. Nung time na pumunta kami doon, andun pa yung US, ano diba, US Navy. Uh-huh. Andun pa yung mga tanks nila, amphibious tanks nila, andun pa. What's up, fellas? Sabi pa isa sa amin. Siyempre, gulat kami, butong nga. English. Morning, sir. Good morning, sir. Kahit afternoon na yun. Morning, sir. May masabi lang. Top of the morning to you. Top of the morning to you, Alex. Tapos yun. Ang ending, ang nangyari, si GM,
Siyempre, since taga dun siya, tanggal na ng damit. Sumuko. Oo, oh, punta sa ano. Alam mo yung mga sando ng mga lolo, yung puti na may ganun-ganun na... Ay, basta yung mga sando na ano, yung puti yung ganun. Yung puti ng lolo sa uniform. Sa uniform, ganun lang. Tapos, si edi lumamoy. Pag lumulubog siya, dami yung nakukuha ang bato. Si Ian din. Si Ian din, nagtanggal na ng damit. Hindi naman entirely. Basta naglublog na. Buong katawan niya nakalubog. Tapos makukuha niya ang mga bato, ganyan. Si GM yung todo. Si GM, todo effort. Ang dami nakuha, isang garap ko. Si Ian, ewan ko kung parang kumurot lang ata sa lupa. Nilulubog yung buong katawan niya. Pasimpleng lang naliligo to, sabi niya. Actually, hindi pa dapat siya maliligo. Ang ginawa niya una, ano, nakamedyas siya. Tapos nakatayo siya sa may pampang. Hindi siya maliligo, sabi niya. Hindi siya maliligo, sabi niya. Hanggang nabasa na yung medyas niya. Ay, nabasa. Nabasa na, tinanggal niya. Tinanggal niya yung medyas niya, basa, binato niya sa lupa. Tapos din, tanggal na ng damit, naligo na. Nung pinunta namin kung saan niya iniwan yung medyas niya, wala na yung medyas niya. Tama eh. Tama eh. Tapos ayun, nakakuha naman kami. Natapos ba natin yung project? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Basta naalala ko dyan sa ano na yun, sa beach na yun, sa NTC. Yung magnetite. Yung magnetite. So ano kasi, medyo weirdo nga kasi yung mga trip namin that time. Nagulat kami kasi black sand. So, di ba, black sand is sa tabi ng dagat, magnetite yun. So ang magnetite sa mga ano, sa mga first time makarinig ng magnetite, ano siya, parang siyang sand na magnetic. So kulay black siya. Yun, na-attract siya ng magnets. Siya yung ginagawang magnet. Meron silang malaking magnet na yung galing sa speaker. Tapos, na mahal yung binabalot-balot nila. Oh, binabalot-balot namin ng ano, ng tela. Para pag binagnet mo yun, natatanggalin mo na lang yung tela. Hindi malalagyan. Tapos ang dami namin kinuha. As in talagang parang halos 2 kilo siguro yung nakuha namin. Eh, sabi ni GM, bawal daw. Bawal daw. Bawal kasi ito may black sand mining na issue nun. So, narinig ko pa sa balita yun yung black sand mining, bawal, illegal yun. Tapos, bitbit namin yung black sand, nakalagay sa ano, parang t-shirt o sa malong. Yung malong binalot. Binalot namin din yung black sand. Sabi GM, may papahalata na. May papahalata na. Abnormal. So, bago ka kasi makalabas ng beach, may sentry. So, may naka-duty doon na Navy. So, syempre, baka naman makita na may... Dami yung bitbit na ano, magnetite. Syempre. Kami, si Jimmy, nervous na nervous. Tapos kami parang cool lang. Cool lang kami. Mga joking ano namin. Ano namin yung mga galawan natin. Pagdaan namin dun sa sentry, bilang... Abnormal. Sabi, pre, huwag kayo muna. Si GM yan, si GM. Huwag yung papahalata na meron kayong bitbit na magnetite. Tapos bigla kami ginagawang salita. Eh, di ba hindi tayo nakuha ng magnetite? Hindi tayo nakuha ng magnetite. Kaya nagsabi? Gagusap. Eh naman, di naman kami pinapansin nung naka-duty. Parang yung churi, parang... parang di naman nila alam kung ano yung importance ng ano, magnetite. Sa 2 kilong nakuha namin... Nalaglag yung malong na yun. Nalaglag yung malong, ang natira na lang 1 baso. Seryoso? Di ba, pihawak na yung... lalantong nga nila maglakad. Nakalayo na kami dun sa main center. Si Ian yung may hawak eh. Nalaglag na ganun. Nabitawan. Ngayon, sinalba na namin yung natira. Okay. Nahalo na dun sa lupa. Hanggang, yan, si Ian, finilter niya. Hindi, madali nang linis niya. Hindi yung magnet, kinuha nila, binalot ng tela. Oo. Yung unang kuha, ayos. Okay. Tapos yung pangalawa, di nila nilagyan ng tela. Nilaglag dun sa magnet. Ay, bobo. Linisin mo yan. Talino eh. Big brain moves. Big brain. Ano bala, disclaimer. Kami narinig kayo ingay ng kids or adults. Yes. Baka may biglang bumangon. Tinan mo ba yung gate? Yung door? Hindi. Magpaalam naman kami mag-uupagpaw. Yeah. Kailan ba tayo? Why official date na? Natatandaan niyo ba kung anong official date na nagpagkakabuo ng GAIA? Wala eh. Basta bigla-bigla na lang. Bigla-bigla na lang nangyari. Bigla na lang nag-peak. PAB meron. PAB meron, GAIA. Actually, yung GAIA, mas ano yan eh. Yung GAIA, naging, bago pa naging GAIA, THB, Tropang Haba Buhay, naging Cuatro Cantos pa yan. Thank you! Oh. Hindi yung Cuatro Cantos kasi, nickname yun sa amin nung mga higher years natin. Oo. Cuatro Cantos.
Kasi lagi ka kami apat. Mm-hmm. Specifically yung mga sakristan na mas matatanda sa amin. Mm-hmm. Pag nasalubong nila kami sa school or sa bahay ng kanta. Oh, bakit? Tatlo lang kayo. 4 kantos. Kulang yung 4 kantos ah. So lagi yan. Oh, parang syempre kami na binabranded na kami para kami. Oh. Parang yung boy band. Parang yung boy band. Kasi mapunta, kailangan kompleto. Oh, kailangan kompleto. Yeah, ano, alam na rin nila eh, pagbibigyan kami. Nangyayari ba sa inyo yung, pagkanyari may lakad kayo sa labas, tapos hindi sasama yung isa. Hindi ako naman. Hindi na. Ayun yung mga palusot ni GM. Kabisado ko na yung mga palusot niya. Nakwento ko sa sa'yo nung isang araw, diba? Isa sa mga palusot niya, nagsara yung gate, naglinis sila ng baril, nagtennis sila ni kuya niya, at ginawa na siya ng dugo. as in parang, it's either yun lang. It's either one of the others. Pero like one time, they, nag-joke mga kami na ano. So, sabi ni Alfred. Sabihin like, niya din ako, nagsara yung gate. Tapos parang nagsunod-sunod na yun. Hindi, tapos kat, di ba sinabi ko na, basta tayo din sasama yun, sabi niya nagsara yung gate. Tapos nung tinext namin siya, sabi niya nga, nagsara yung gate. Piglinis daw siya ng baril, pinagsilikon daw siya ng baril ni papa niya. De, pero, I mean, kapag hindi sumasama yung isa, hindi na matutuloy yung lakad niyo. Ah, hindi naman. Parang naging, nagkakaroon ng side trip. Hindi sumasama yung iba. Toy si Alfred siya yung dalaga ng grupo eh. Sinusundo eh. May tip na nanay niya. Alam niyo, kailangan pa namin ipaalam. Ewan ko ba? Tapos, di ano. Tapos yung pag-usapan alas 6. Pag ano, 6:30 na. Nandun na kami lahat sa... Niligo pa lang siya. Meeting place. Meeting place na yung cemetery. Medyo weird pero... There's a reason for that. There's a reason for that. Hindi, mamaya gawa na namin. Pabanggitin namin yan mamaya. Yung sa cemetery, edi... Naka-bike-bike pa kami nun. Nag-iisawa yung riders pa kami nun. Tapos, hindi, 6:30 na si Alfred, wala pa. Kailangan pang puntaan sa bayan. Pero yung 6:30, tulog pa. Sasabihin ng mama niya, eh, may lakad ba kayo? Gisingin niya sa taas. Kami pang gigising. Tapos, di, habang hinintay namin siya para maligo, nakaupo kami lahat sa sopa nila sa sala, di ba? Sarap na upo. Tapos siya, nakatayo siya dun yung tuwalya nakasabi. Kukwento pa yan. Maligo ka na. Ang dami pa niyang kwento. Speaking of cementerio, second year. Second year. So, nung second year, medyo... Kalokohan. Muntik-muntik ang kaming masipa. Medyo na-tease ko to sa high school schedule. High school life episode. Ayun. So, nung second year high school kami, medyo... Paano nyo ba naging tambayan yun? Like, ba't kayo pumunta? Cementerio. Kasi... No, paano nagsimula yun? Kasi yan. Kapatid ng lolo ko, malapit dun sa mataas na... Tinatambayan nyo, mataas North kasi yun. North Star na tinatawag yun. Kasi diba, ang North Star is ginagamit, yung hindi pa usang compass, maps. For navigation. Ginagamit ng mga sea travelers for navigation. So, yun kasi yung isa sa pinakamataas na point dun sa cementerio. Makikita mo talaga from any point. From any point na cementerio, kitang-kita may mataas na yun. So, pag nagkaligaw-ligawan kami, pwede ko maligawan. Punta tayo sa North Star, yun, nakikita rin yung meeting place. Alam mo na nandun yung ano. Doon kayo magkikita-kita. Ah, di ba? Malapit. So, tsaka ano yan, naglagi-lagi kami sa cementerio. Kasi nga, ewan ko, siguro pare-paras namin nakita na peaceful doon. Alam mo yung tahimik, tapos... Pwede ka mag-chill. Tapos ano pa kami ng mga free runners pa. Ah, mga parkour boys. Ah, okay. Nagpa-parkour. Yung cameraman pa namin sa parkour namin sa... Nagpa-parkour pa kami noon, so... Yan, talong-talong sa mga nicho. Underbar yung mga gano'n. Buti walang sumisita sa inyo doon na ba? Walang tao. Walang tao. Yun yung point. Walang tao sa cemetery. Walang tatambay cemetery bukod sa amin. Nagkakatao lang na pag may libing. Like, pag narinig mo yung tugtog, malayo pa rin. Yung mga pot-pot jing. Nag-gunwar kami doon. Siyempre, wala kaming sariling airsoft place. May video kami ng gunwar. So, babarila kami. Tapos, ayun. So, noong second year, sabihin na natin na hindi kasi namin nagustuhan yung schedule namin ng ano, ng panghapon. So, syempre, morning schedule. The teacher, more on your... Okay. Kasi first time namin maging teacher yung ilan sa mga teachers namin nung hapon. So, medyo hindi kami okay. So, we got off on the wrong foot. Lalo na yung isang teacher bago pa siya nun, di ba? Hindi, tsaka hindi naman yun yung iniiwas. Ah, sige, let's say na isa siya dun sa nag-trigger ng event na yun. Pero may isang teacher talaga dun na yun. Medyo hindi namin talaga vibes eh. Ah, okay. Tapos, so, syempre, naghanap kami ng escape. Pinaplano namin. Una, padala-dalawa lang. Tapos minsan, apat na eh. Papasok na umaga. Sino yung unang dalawa? Hindi na maalala. Ako yata isa.
Gumaya ako sa GAIA. Dalawang tore. Kasi yun yung unang-unang beses na tinanong ako nung advisor namin na ano, hindi po ako nasa yung dalawa? Hindi po eh. Pero alam mo. Alam ko. Pero wala naglagan. Tapos, ganyan tumagal ang tumagal. Ano yan, nung una, ano lang, dala-dalawa lang. It's either silang dalawa ni GM or dalawa kami ni GM. Or dalawa kayo, dalawa si GM. O gano'n, dala-dalawa. Dala-dalawa. Hanggang, natutuwa na kami. Hanggang naging tatlo na. Parang ang nangyari ganito, si Alexis may baon siya dati. Nagbabaon siya ng lunch. Pasok kami umaga, lalunch kami sa bahay. Tapos hindi na kayo papunta ng school. Diba, opposite yung way, liliko na kami. Imbis na pagdating sa kanto namin, kakaliwa kami papunta ng school. Ang daan namin kanan, papunta sementeryo. Tamang-tama naman kasi one way yun, diba? Oo. Wala kang masasalubong na papasok dun sa school. Tapos, ayun na, magkikita, minsan, ganito magal, sumusunod. Minsan meron pa yung dadaan sa ano yung bibili na roasted chicken, tapos bibili ng fried bibili chicken. Bibili ng fried chicken. Tapos, kakain kami sa sementeryo. Alam mo yung, kasi, during this time kasi, meron na yung mga nai-issue sa school na nag-sementeryo. Nag-iinom ng ano sa sementeryo. Like, pero kami, wala kami ginagawang ganun. As in, kumakain. As in, chill lang. Kain lang. Kain lang, kwentuhan. Tahimikan lang. Oo. Iwasan lang yung mga teacher na toxic. Ano, pinaka the best pa nga na ginawa ni GM na may dala siyang ano eh, yung container ng tubig. Alam, hindi yung jug ah, as in yung container yung may gripo. Oo. May dala siyang ganun, tapos may dala kaming ano, juice na pang isang pang 6 na litro. Wow! Yung sachet na malaki. Oo. Tapos meron kami dalang tasty bread, peanut butter. Wait, so, diba, nag-start klase natin ng hapon, parang alauna. Oo. Hanggang uwian, nandoon kayo? Minsan, Mapas-uwian. Mapaka-uwian. Nagsalit mga 5. Mga yung sabihan. Tapos hanggang nabuo kami. Apat kami. Naligo kami. Hindi, may naalala mo na ako. Takto tayo na GM. Tapos hindi si GM parang... Diba siyempre naka-uniform kami alis ng bahay. Yan parang jobbies. Tapos nagbaba kami ng pambihes. Si one time ni GM. Nakalimutan niya nagbaon ng sapatos at chinelas. So naka-alim yung swimming shorts. Yung board shorts. Oo. Tapos naka-t-shirt siya. Naka-black siya. Naka-medyas pa. Naka-high socks pa ng itim. What? Yun yung araw na may dala siya. Yung may dala siya. May dala kami spam, di ba? Oo, may dala kami spam. Tapos, nabuo kami minsan. Nabuo tayo, di ba? Tapos naligo tayong ilog. Naligo kami ilog. Let's start for another day. Ayan. Kasi cemetery ilog. So, bundok. Tapos bundok. Ayan, yun yung sa mga susunod na episodes natin. Mag-discuss natin yung bundok na yun. Tayo na yung bundok. Tutorial. Tapos, eventually, nahuli kami. Nagkakahalata yung mga teacher. May time pa na dalawa tayo. Ayun yata yung last. Yun yung last. Dalawa. Bago tayo nahuli na. Ang mali namin kasi, tumambay kami sa simbahan. Tapos sponsor yung fourth year. Sponsor pala yung... Yung fourth year. Oo, tayo. Yung isa. Tapos... Yung tayo. Ah, hindi na. Fourth year. Second year tayo nung ginagawa namin yun. So, nakatambay kami dun sa simbahan. Oh, sure. Tara na pre, wala na sila. Paglabas namin, nakasalubong namin sila AJ. Ang tropa pa nila, ang kasama palagi ni AJ nun, sila Ronnelin, sila Olivar. Nakasalubong namin sila sa tapat ng 7-11. Uy! Nagkagulat ako kami. Uy! Sabay, kinakbayan ako ni Alexis, mabilis. Tapos lahat kami, saan galing yung dalawang yun? Parang na-shock sila na nagulat, nagulat sila. Na-shock na nagulat. Na-shock sila na nakita nila kami na nakapambahay. Tapos may bangsa. Tapos hindi pumasok. Ganyan tayo eh, tapos yun. Ito, ikikwento ko yung conclusion ng akin. One time nagsimba si mama ko, tapos nakaasalubo niya si Sir Ino, advisor natin that time. Tapos, parang sinis si mama ko, di ba, siyempre lang. Kamusta po si Alexis? Ayun, pwede pumapasok. Ayun, pwede pumapasok pag-aaral. Ha? Umali siya ng bahay. Tapos, ayun na, parang nagka-ano sila. Nagkatunugan na. And that day, hindi rin ako pumasok that day. And daradala ko pa yung malaki kong peanut butter na binaon namin sa cemetery. Nasa bahay tayo nun eh. Ah. Tapos, tinexta pala ni mama ko. Tinexta pala ni Sir Ino si mama ko. Ayun. Sinabi niya, hindi ka pumapasok. Oo, nasa tindahan kami ni Antipe. Lubos si mama ko bigla. Nakita niya ako. Uwi na ako, pre. Nasaan ka? Saan ka galing? Pumasok ka ba? Uwi na ako, pre. Uwi ako, eh.
yun eh. Tapos nung kinabukasan... Nagalit yung mama mo? Oo naman. Paano ako pinagalitan? Pinalo ka? Oh, sabi ko, hindi, sabi, ano ba, influence daw kayo. sabi ko, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka naman tinatropa eh, mga ganyan. Ang nangyari sa akin lang, ano parang, ako buong buhay ko, never ako napagalitan. Kahit nung bata pa ako, never ako napalo. So, like, pagdating, yeah, as in never. Never ako nasigawan, never ako napalo. So, pag may kasalanan ako, takot na ako sa pag sinabi nila mag-usap tayo. Like, yun na yung pinaka-peak ng ano. Mm-hmm. So that time, hindi pag-uwi ko, nakabang na si mama ko at si papa ko. Ah. Ikaw ah, takod lang. Naka-uniform ulit. Epets. Wardrobe. Change wardrobe muna. Pero magsasakay yung tricycle lang. Hindi. Et, nakita ko Sir Ino eh. Sabi ko, sabi ni Papa, usap nga tayo. Di nag-usap kami. Paano, ano namin si Mama? Eh, si Mama ko parang kinakabahan nga na... Makamagal si Papa. Hindi, na... Kung ano yung ginagawa kami. Ah, okay, okay. Nag-drugs ba kami lang, nag-iinom ba kami? Kumakain ko naman kami, parang gano'n. Ay, in-explain ko na ayaw ko kasi yung teacher. Mm-hmm. Parang napipressure ako pag nasa room ako, parang nagkakaroon ng anxiety. So, mas pinipili ko na lang hindi kumain. Parang in-explain ko lang sa ito. Parang ano, huwag mo nang ulitin yan. Gano'n. Tapos, pwede yun, after 10 minutes ng usap, pasok na sa kwarto. Si Papa ko sabi yun, asa yung malaking peanut butter? Sa bag ko. Nasa bag ko. Andito ba? Natawa siya isa. Parang feeling ko yun yung naging reassurance nila. Oo, oh, na, kumakain lang talaga kami. Parang natawa na lang sila ni Mama ko. Nasa bag ko yung malaking peanut butter. Kabukas ko. Ay, kung nalang peanut butter namin. Si GM, ewan ko, hindi yata pinagalitan si GM eh. Parang si mama niya ako mausok sa kanya. Hindi yata pinarating kay papa niya. Bakit pag nakarating kay papa niya yun? Baka ilipat ng school si Gago, babarilin. Dulong po yung kita. Si Ian, napagalitan. Si Ian parang, yung tsura kasi ng pamilya niya. Parang, nice! Nice! Oh, hindi ko masok. Palo ako eh. Ilang hanger yung sinira ni mama ko. Oh my God! Oh, pinalo niya ako ng hanger. Papaloy niya ako ng hanger. Lumaban ka ba? Siguro, aamba lang siguro siya. Parang gaganunin, tatakotin niya lang ako. Sinangga ako yung hanger. Basag yung hanger, tapos may guhit ako dito. Ayun. Tinong, bakit daw ganun? At yung ginagawa ko, ayoko na daw mag-aral. Gagaya daw ba ako sa tatay ko? Wow! Tapos kinabukasan, ano yun eh? Yung nahuli tayo kasagsagan ng ano ng pag-create ng mga requirements. Tapos kinabukasan pinatawag kami sa faculty, hapon kami. Parang inihingi yung parang alam ko yung day na yun, no? Yung pinatawag kami sa faculty. Tawag kami sa faculty. Pag tinanong, bakit kayo sa cemeteryo? Parang sinampari. Sa kayo nagpupunta po kayo sa pasok. Where's kayo, no? Hindi po. Sa kayo nagpupunta sa cemeteryo po. Ano ginagawa niyo doon? Tapos walang sumagot. Ano ginagawa niya doon? Magkukwentuhan po. Kumakain. Ba't sa sementeryo pa, sabi nila, no, nila Ma'am Revesa, nila sila Sir Nino. Ba't sa sementeryo pa, wala sumasagot sa amin. Sa si GM, tahimik po. Tawa lang sila, pinirmahan yung clearance namin. Natawa na lang sila saan. Pinirmahan yung clearance namin, GM, you're a lifesaver. Pero, syempre, muntik-muntikan pa rin ako hindi pag-aralin. Yeah, medyo, parang kahit, parang sobrang talaga nung, ano na yun, experience. Sobrang. Ano ba yun? Ang naging resolution niya, ang light pa rin. Ah, parang at the end of the day, parang natawa lang din sila sa mga pinagagawa niya. Well, wala naman kasi tayo, buti nga, hindi tayo tumatulad sa iba nun eh. Alam mo na. Parang nagda-drugs kayo, ano? Siguro nagda-drugs kayo, ano? Sa cemetery pa kayo, talagang lumalayo kayo sa school, ha? Sabi, ba't dandun kayo? Ito yung malawit na ano, the next school year, third year, yung school namin, dun sa tabi ng cemetery. Kaya, hindi na makakaano. Nung time na nandun kami sa cemetery, magkakasama kami. Ginagawa na yung school. Ah, okay. Next time, din natin magagawa. Next year, wala na. Kasi pinapanood na namin yung school. Pinapanood namin. Ayun, hanggang ngayon, tinatawanan na lang namin. At least, masasabi ko na na-try natin yung ganang experience. Natin na. Like, at least, kahit na pinagdaan natin. Kaya, okay, tarantado pa rin. Sinasabi ko yun sa mga ano eh. Diba, nag-prof nga ako dati. Sinasabi ko sa, nakwento ko sa mga estudyante ko yan. Pero, yung gagawin nyo. Kasi, ano, for the time being na ginagawa nyo yun.
parang cool. Fulfilling, satisfying, nakakataas ng self-esteem. Kasi you're getting to do what you want. Pero at the end of the day, or after a few years, ma-realize mo na parang mali. Parang... Pero may nagsisihan. Oo, pinagsisihan. Hindi mo may nagsisihan. Not at all. Kasi, come on, man. Like, isa yun sa mga greatest story na lagi natin pinag-uusapan na lagi nagkikita tayo. Every time na nagkikita tayo, laging hindi mo mawala sa usapan. Oo, di ba? Hindi mo mawala sa usapan yun eh. Kaya, dapat sumama ka sa amin. Pero, may iba kayong kasama nung yung taga-video nyo ng ano? Ah, si ano? Ah, ano yan? Ex ni GM. Huwag yun na yan. Araw-araw niyan. Araw-araw niyan. Hindi na kita mahal na. Eh si ate girl, grabe ang pagmamahal. By the way, di yung totoo niyo. Ano lang, code name. I-beat mo yan, no? No. Kasi, o nga no, siguro nung high school tayo, parang gusto ko malaman kung ano yung perspective sa atin ng mga teachers. Malay tayo sa mate. Ano yung perspective nila sa atin? Notorious ba tayo? Mabalik like, ba tayo? Parang, alam mo kasi yung, di ba, hindi mo naman may dad na ipag, ano, parang, alam sa buong school yung gaya. Like, hindi lang sa section natin. You, like, kahit mga teacher. Kahit hindi like, nila hindi man nila alam yung word gaya. Na gaya. Basta yung apat. Kaya yung apat, may sinabing apat. Kasi apat. Matik. Kala mo ano eh, dirty squad. Wait, pero ano naman tayo eh. Hindi, may naalala kong ginagawa natin. Naalala niyo yung bibili tayo ng isang ng soft drinks. Tas every recess. Ah, kung sino man yung walang, may makita man kami na walang pagkain, walang recess, yun, binibigay namin. Nag-chill kami. Ano, ang lagi yung binibili namin everyday. Isang litrong soft drinks, baso, tsaka super sticks. Kung ano man yung natira sa canteen. Yun nireses namin. Tapos hindi lang basta sa amin yun. Sino yung gusto makijam? Gay, kuha ka. Gay, kain. Pero, baso. Ay, pero, eto ha. Sa mga kinakwento namin, oo, parang medyo bulakbul kami nung high school. Pero don't take it the wrong way. Kapag nagsama-sama kami sa isang project, pag nagsama-sama kami sa isang activity, you know damn well na maganda yung result. Yung ano, yung ano yung lamesa nyo kay Sir Darius? Ano, ikwento ko na yun sa podcast. Yung triangle. Oo. Eh, hindi ko alam bakit ba kasi naging... Kulang yung budget natin sa kahoy. Kinawa lang yung kahoy namin. Kaya yung lamesa, imbis na pa-square at apat yung paa, naging triangle, tas tatlo yung paa. Ito yung hindi ko nabanggit sa episode na yun. Ano? That time, like, na tapos na nangyari yung cutting classes namin. So, may one day na lang kami para tapusin yung project. And, halimbawa, may pasok ngayon, bukas na. Uh-oh. So, kailangan namin yung dalawang tao ma-absent para tapusin yung project. Eh ako, may bala. Bala tawag namin GM dito eh. Kasi kami ni GM lang kami. Alam yung admission slip? Diba nasa handbook natin yun noon? May bala ka pa. May bala ka. May perma na ng magulang ko. May nice. Reason na. Lalagyan ko na lang ng date. Si GM may ganun din. Kaming dalawa yung meron. May bala ka pa. May bala ka pa. Pero sabi ko masyadong obvious kung dalawa na naman kami, katatapos nga lang. Eh si Patrick ang grupo namin that time. Eh si Patrick walang ka-absent yung tao yun. Pero ayaw ni GM na si Patrick yung kasama niya kasi nga parang, eh si Patrick nga parang ano nun yun. Hindi naman siya kasing handy namin na kayang gumawa ng lamesa sa triangle man. Pero yun, na-pull off naman nilang dalawa, nakagawa, natapos nila. Ah, sila nun yun. Sa bahay sila nun, di ba? Doon sila sa bahay namin. Kasi hindi na rin pwede umabsent to. Kasi ayoko naman gamitin yung akin. May letter na ako eh, na isang absent na lang, kick out na ako eh. Ako naman walang ganun, pero may bala na ako sa admission. Kahit hindi alam na magulo ko na umabsent ako, may magagamit ako. We promise, pag nagsama-sama kaming apat sa isang activity, sa isang project, nakakakuha naman kami ng mataas. Na actually, naiingit yung ibang team sa amin. Kasi hindi namin... Hindi namin ginagawa yung pwede na. Like, gusto namin may extra, may extra something talaga. Like, may game changer. Weird. Like, katanya nila may isang triangle. Tsaka yung parol ni GM. Yung parol ni GM. Ay! May kipa din. Hindi ko alam kung paano pipindutin yung sasabit mo sa mataas. Tsaka, meron pa ako naalala, yung parang collage science. Collage kay Ma'am Casiano, second year. May collage sa science. Tapos, papakit na i-defend mo kung bakit yun yung nilagay mo. Tapos, ito po, ito ang representation to ma'am na ang mga Pilipino gagawin nila lahat ng ano, gagawin nila lahat ng kailangan gawin para makuha yung mga gusto nila. Tapos tinuturo natin yung mga gusto nila.
tas 95 na grade. Ah, 95 na grade. Oh, tas binigyan kami ng 95. Oo. Tinaob namin sila Nazarene. Apat lang kami. Beat mo yun. Tinaob namin yung mga ano namin. Mga top 10. Mga cream of the crop. Mga nasa top 10 namin. Ano lang? Ganun lang. Ah, yung naalala ko yun. Weeks lang. Diba? Huwag ganun kami kawitin. Ito pa nire-represent yung mga... Tuwan-tuwa yung mga namin eh. 90. Yung huli kaya, namin tinuro eh. Kaya ano, parang kami ng wavelength ng ano. Meron pa, naalala ko, by twos yun, reporting sa Christian Living, subject ni Sir Ino. And sabi niya, number one tayo eh. Hindi, number two tayo. Sabi niya, huwag lang yung basta reporting, huwag lang yung basta nagbasa ka, nag-explain ka sa harap. Bigyan ng something, something, may ganun. Ang naisip namin ni Alfred, magdadamit kami. Alam yung mga nangangaral sa bus. Naalala mo yan, yung mga naka-long sleeves. Naka-long sleeves. Hindi, ang entrance namin, hindi. Ah, sino magre-report na next time, sir? Luwas kami ng classroom. Shook siya eh. May dala pa kami ang touchy case. Pwede ba maaaral? Yes, please kami. Pwede po ba maaaral sa classroom nila? Tapos ano, bukod sa ganun, nag-magic pa tayo. Oo. May magic tricks pa. Meron pa tayong mga dala po tinidur at kutsara sa touchy case natin. Nalala ko yun. Oo. Yung parang kunwari mawawala. Tapos gagawin namin diversion yung kutsara at tinidur. Ibabagsak kami. Siyempre mapapatingin lahat doon. Itingin doon sa kabila. Wala na yung mga... Na-execute na yung magic. Ganun kami kawiti nung high school eh. Imagine mo na lang kung ang dami pa nating dapat nagawa nun. Ang dami pa. Ang dami ko pang kwento nung high school na meron. Ang dami pa. Sobra. Ako pa yung balagtasan. Ayun, isa pa yan. Bitter pa rin ako yan. Champion kasi dapat talaga kami nun eh. Nasira yung mic na kami nagpapartan. Nasira yung mic tapos ginaya yung ano namin. Ginaya yung routine namin. Ginaya yung... Nakita yung routine namin nung semifinals. Elimination pala. Elimination. Hindi pala namin kailangan gawin yung routine namin. Ba't ginawa pa rin namin? Ah, okay. So may kasi may kasi yung finals, ibang araw pa pala. Ibang araw pa. So parang nakapag-prepare namin. Sila. Nakopya nila. Diba, ano parang ang style kasi namin ng balagtasan nun, binigyan namin ng panibagong flavor na hindi siya yung... medyo modern. Oo, modern. Parang flip-top. Ayan. So, tapos medyo... ang balagtasan na piece na namin nun is yung ano yung dapat bang magpakasal bag? Ay, dapat mag... Ano ba yun? Basta yung kasal? Yung magrelasyon, ba nag-aaral, ganun-ganun. Parang basta about dun sa relasyon. Tapos, yung... ang si Ian yung... Hindi dapat. So, oh, ang gimmick niya is tatay siya, parang old-fashioned na bawal magrelasyon habang ako medyo, ano na, kabataan. Teenager na. Tapos ang ganda pa nung ano ko, chains. Oh. Mga bling-blings pa. Meron kaming bling-blings na dapat at saka hindi dapat. Uh-oh. So, yun nga, ginawa namin medyo... Tapos ako yung, anong tawag saan? Lakandiwa. Meron pa akong, alam mo sa judge? Yung hammer. Yun. May ganun siya nung semifinals. Pagdating nung finals, yung kalaban namin, may ganun na rin. Tsaka alam niyo yung confrontation, yung part na magsasagutan na talaga. Oh. Yung talaga nag-aaway na. Nag-aaway na talaga. Ginaya. Nagsisigawan. Oh. Hindi naman nila ginawa yun. Tapos ang lumanay pa nga nila mag-ano, di ba, nung elimination. Okay, siguro kung kahit ginaya yun, but wait, yun kami sino nga. Sino gumaya? Higher year. So bali, ang nakalaban namin mas patanda sa third year kami na. Third year tayo. Okay, sana kahit ginaya nila, ba't anong nangyari nga nung kami nag-perform? Hindi na gumagana yung mga lapel. Kaya, nangyari? Pagkatapos ka magsalita, ipapasok ka kayo. Di ba? Bias. Ganun yung nangyari. Tapos sa kanila, nag-function ng maayos. Kami kasi yung last. Pagtong-tawa pa kami, yung last time. Last tayo, pre. Pwede na, makikita natin yung ano nila, pwede nating dagdagan yung... Angatan, no? Yun ang ano namin, yun ang edge namin sa kanila. Na flexible kami. Flexible kami na... Pwede kami mag-adapt, pwede kami mag-expand pa. Pero alam naman natin, although may edge kami, edge doesn't matter. Edge is just a number. Edge is just a number. So ba? Ang gusto mong pag-usapan. Speaking of flip-top. Ah, ito na. Ito, isa sa mga best memories ko nung high school, isa pa, third year, pag math, di ba last period natin, math, geometry. Tapos pag wala pa si Ma'am Pring, ay si Ma'am Abay, isasara lahat ng pinto at saka bintana. Tapos magkakaroon ng flip-top conference dun sa room. Magkakaroon ng flip-top battle sa room na wala lang, puro wow! Puro ganyan lang. Basura naman yung mga... Pagdating kasi nung third year, ang sectioning na nun is hindi hetero. Na yung... Oh, hindi na. First section, second section, wala na star section. Hetero na. Kaya, ang saya. Magulo, masaya. Kasi, ano yun?
halo-halo like, kalokohan. Yung mga naging kaklase mo nung, yung mga naging ka-close mo nung first year, second year, maaaring hindi mo na maging kaklase dahil nga, hindi na halo-halo. Halo-halo na. Tapos, ay, hindi na lang yung puro aral-aral kasi yung mga nag, ano, yung mga nasa lower section na walang pakalam sa pag-aaral, kasama mo na. Hanggang, ano na, may mga may aspiring first rappers kasi ganun. May aspiring rappers kasi kami nun eh. So, every hapon, pag walang teacher pa na pumapasok, ayun. Akin dun. Sinasara yung pinto, sinasara yung mga bintana, tapos nagkakaroon ng flip-top. Sino naglalaban? Si Maverick at saka si Merwin. Sila Evander. Tapos, woo! Siyempre, maingay. Mamaya, may madre nang umakyat. Sinisita na kami. Nakalan, nakakamiss. Kahit yung president namin, walang magawa. Nakikita ko, may lookout pa nga to sa Barlan nun doon sa bintana. Oh, tsaka si Karis. May mga naka-ano, naka-duty. Tapos pag may darating na, abay alert! Tapos nagulat ako. Kasi nung minsan umakyat si Ma'am Abay, nang hindi namin alam na nandun na pala siya. Pero tinutuloy niyo pa din? Hindi naman, walang flip top nun eh. Basta maingay lahat. Tapos bigla siyang dumating. Pagpasok niya ng room, abay alert! Abay alert! So, hindi, siya mismo sumigaw. Oh my God! Abay alert! Abay siya alert! Mismo? Oo, tawa. Yung nagulat ako, sabi ko. Tapos tinignan ko si Karis. Kasi siya yung nagpauso nun. Nagulat din siya, upo siya. Talaga nang tatrip siya ng mo. Kala niyo, hindi ko alam ha. Kaya, simula nun, ano, medyo okay na ginagamit yung abay alert. Actually, ginamit pa nga siya sa mat jingle nun. Ah, naalala ko yun. Abay alert! Papalakpakan mo yung mga port yun, mga gamit. Competition ng jingle, di ba? Oo. Ayun, isa pa yan sa mga jingle. Pag may siguro, even 2 out of 4 ng GAIA na nasa loob ng isang team. Yun, parang sinisigurado nila may dalawang GAIA. Tapos pagdating sa, alam niyo, di ba, una classroom yan. Tapos pag ilalaban na sa, ano, sa stage. Humahatak ng GAIA yan. Or nangihingi sila ng input. Parang ano kami, consultants. Pagdating sa kalokohan. Kaya hindi, eto, ganito gawin mo, magmunok ka. Lagyan mo na ano. Magdamit ka ng ganito. Hindi, sabihin mo, imbis na ganito, ganito yung gawin mo. Wala pa, hindi pa ano yung memes sa amin nun, pero like kami yung naglalagay ng meme sa ano, sa performance. Kami yung naglalagay ng ano, ng X Factor. Like, kasi pag nagsulat yung mga, syempre first section kami, tapos yung mga seryoso, lalo na yung second year, di ba, kasi 30 na babae, tapos 10 lalaki. Kasi yung mga babae, syempre walang sense of humor. Mga mediocre talents. Parang seryosong-seryoso yung sulat nila, tapos syempre, let's spice this up a little bit. Tapos nalagyan namin ng konting katalataduan. Ang naalala ko nun yung magkakasama tayong tatlo nun sa breastfeeder. Sa jingle. Uy, nag-champion tayo nun ha. Diba, umuulan to, hindi tayo naririnig ng mga tao. Pero nanalo tayo, isang araw lang ata na practice yun eh. Yung kinakapunan, tapos bukas na. Sampo lang yata tayo sa mga yun. Wala, ano yun eh. Panalo tayo sa first year, second year, di ba? Kasi ang ganyan laban naman. First year, second year, third year, fourth year. Tapos di na maglalaban yung dalawa. Diba? Kahit nung first year pa lang tayo, walang talaga yung mga second year sa atin. Oo. Yung mga ano, sa bayang awit, ay, school! Kasi hindi tayo magkaklase na isang linggo. Kahit nung second year, hindi tayo magkaklase. Si Sir Edwin, kala mo, sa kabila na ka ano eh. Hindi nyo kaya to. Tapos nag-champion tayo. Si Sir Edwin, minamind games tayo palagi. Doon na lang ako sa kabila, mas nakikinig sila sa akin. Mas nakikinig sila sa akin. Kasi iyan na mas buyong. Speaking of sa bayang awit, kanina ka pa! Kakawento ko yung tapad. So, sinipan niya po. Yung may sinungaling. Oo kaya. Ikaw umayos ka dyan. So, sinipan niya po. Galit na galit na yung Sir Ino kasi nun eh. So, sinipan niya po. May sinungaling. Oo kaya. Alam. Tabang-tawa. Hindi kasi yung itsura niya. Oo, ay parang. Oo kaya. Nahihina ako. Sigawan kasi siya ni Sir Ino. Sir Ino, although... Parang yun siya sa akin, isa pangarap ko maging guest. Sir, si Sir Edwin. Yun tumay yung tatay namin. Although, parang alam mo yun, dapat niya na kaming isuka. Hindi niya kami sinuka. sinusuka na kami ng school. Pero, Sir Edwin, Sir,
kung nakikinig ka man, nanonood ka man. Sana hindi. Sana. Sana hindi. Isa pa, muntik pa tayo makik-out doon kasi na-addict tayo sa Rubik's Cube. Mm. Diba? Isa ka rin doon. Nag-cuber ka rin dati. Naalala ko pa yun. Cubic syrup ka ba? Pupunta pa sa bahay niya, tapos nag-ano lang tayo. Cube lang. Oo, cube. Nagpapaminitour namin pa kami. May mga recruits kami from Jess Mag, San Miguel. Ay, hindi ko na lang. Hindi ko na lang yung ngayon. Ayan. So, na-addict kami sa speed cubing ng third year. Punta kami mag-suspend. Bawat cube na ilalabas namin, kinukonfis ka. Naalala ko yung ano, kinonfiscate ni Ma'am Puring yung cube. Nilapag lang yun sa lamesa sa tabi natin. Nakataligod lang yun. Wala na. Wala na. Nakipagkita pa kami nun sa... Wala ko po. Parang tawag dun sa Olongga pa, parang inisip ko ngayon pa napaka-sketchy nung ano eh. Nung meet-up din eh. Parang... Ano, tawag dun mga 14-year-old boys meeting. Oo, meeting. Ano kasi yun? Nakikipag-meet kami sa some strange adult stranger sa Alanga mo. Pero hindi siya basta stranger, no? Back in those days, ano siya, national record holder ng Rubik's Magic. Hindi ko maalala kung basta, national record holder siya ng isang category. Tapos... Ang ano niya kasi, ginagamit niya kasi name sa tournament. Di ba yung real name niya? Carlo Abana. Carlo Abana. But sa Facebook kasi, iba yung name Nikolai. Na niya. Oh. Nikolai. So hindi na... Nung nakita namin, di, ito, skip na lang pala yung habang kwento. Nung nakita namin siya, wala si Alfred. Hindi, andun si Alfred, pero katatapos niya kasing mag-labor. So parang ano pa siya, medyo... Medyo pawisan pa ako. Hindi, kami ni Ian, namukaan namin agad na, si Carlo Abana to, parang ganun. Mm-hmm. Big name yung Carlo Abana during that time. Eh si Alfred, di niya pala namukaan. Mm-hmm. Tapos... Kuya Nikolai pala siya. Ang pakilala niya pa sa amin, Carlo. Carlo. Siya yes, Alfred, kuya. Carlo. Carlo? Oh, Carlo. Carlo Abana? Oh. Eh, kami ni Ian, syempre, parang play it cool. Huwag ka masyado mag-fangirl, ganun. Ito, pero si Carlo Abana! Carlo Abana! Hindi ko bibitaw yung kamay niya. Carlo Abana! Ako, pero si Carlo Abana! Tapos kami ni Ian, parang... Nakakaya. Parang play it cool. Pag sabi mo, Nikolai, sabi ko, oh, Carlo Nikolai Abana. Carlo Nikolai Dominic Abana. Nikolai Dominic Abana kasi yun. Nikolai Dominic lang. Tapos... Carlo, sabi. Carlo? Oh, Carlo Abana. Carlo Abana? Pre, si Carlo Abana. Nag-fangirl. Kami niyan, oh shit, tama na. Ba't Nikolai Dominic? Oh, Carlo Nikolai Dominic Abana. Sabi ko, ah shit. Legend. Benta niya ako ng ano. Benta niya Mega Minx. Nasa akin pa rin ang ganda. Yun. So, nakakatuwa lang kasi it's not everyday na nagkakaroon. CGM ba? CGM nag-cube. Parang niya kasing sineryoso ako talaga sa amin. Parang marunong mo siya. Mabilis na nga siya eh. May 20 second plus na nga siya eh. Nice. So, yun. It's not everyday na may ganun ka-opportunity. Naalala ko yung third year, talaga marunong magan lahat sa school. Paglabas ng teacher eh. Makairinig mo. Gagano na si Alfred oh. Tapos ang marinig mo, nang kakarbon ka na naman. Poppers. Popcorn. Tapos ang kamama nga kasi nung speed cubing na group na itinayag ni Boss Alfred here. Cubic Rube Speed Cuber. CRS. Tapos may mga carbon copy na kami na. CR Boys. CR Boys. Hindi kami sila mabirik. Nagka-commute sa CR. CR Boys. May mga CRS kami ng CR Boys. Ay, pero wag kayo. Yung CRS or yung Olongga po Cubers. Na ano yun? Recognize ng PCA yon, Philippine Cubers Association, pero not anymore. Official. Not anymore. Inactive na. Na-disperse na. May naalala ko ito. Naalala ko ito nung third years natin. Yung nahilig tayo sa gitara. Tama? Yung lagi tayo may dalang gitara sa school. Yung pagdadalit. Uy, dali mo yung gitara mo. Tapos lahat magdadala. Lalo na yung mga bandang closing na yun. Yung wala na masyadong ginagawa. Magjo-jamming lang tayo sa school. Tapos edi hanggang uwian. Tapos tatambay tayo dun kaila Alfred. Tatambay kaila Alfred. Tapos, si Alfred may keyboard ka dun, di ba? Tapos tatlo tayo. Parang tayong palaging passionate. Lagi nang kasama si Tommy. But minsan, like, hindi nang siya nakasama nyo. Tapos tayong tatlo lang pala. Wala eh. Siyempre. Noong time na yun, di pa ako marunong mag-gitara eh. Ako din eh. Ako din. Eh, tinuturoan pa nga lang tayo. Oo, tinuturoan. Nagpapaturo lang tayo kay Tommy. So, pag wala nga si Tommy,
Parang nga nga lang tayo nakapag gitara. Kung ano lang. Lagi sa kaming gitara, tapos may piano. Piano. Tapos ang tinutugtog ko sa piano pa ulit-ulit, payphone. Tapos yung sabi natin, magagawa tayo ng banda. Magagawa tayo ng banda. Banda daw eh. Sige, isip tayo. Isip tayo yung pangalan. Eh di ba yung pa yung day na ay yung mga uso-uso pa rin sa atin yung confet nun? Tapos edi... Nag-brainstorming tayo. Oo, di ba? Pagkatas natin hanggang uwian, tutugtog kay Alfred hanggang uwian, tapos mag-confet. Na yun, usap-usap pa din. Kami tatla naman mag-confet. Oo, tayo-tayo pa din yun. Tapos isip namin, anong pwede ipaan? Na, lahat na. Helicopter. Pero parang the A-team. Eh, puro AC pangalan natin. The A-team, oh. Pero before nun, second year, nagkaroon din tayo ng ano, ng initiative na magbanda. Kasi si Ian nag-ano, nagka-clarinet. Tapos marunong na din daw siya mag-saxophone. Sabi, uy, maganda yung ano. Ah, si GM gusto ko drums din. Oh, so, kahit beatbox, sabi ganyan. Tapos ako nagpa-piano ako that time. Tapos ako gusto ko na talaga mag-aral ng gitara nun pa. Sabi, buo tayong sure banda. Di namin nabuo yung banda. So, hey. Yung second year din nabuhin. Ito si tatay kumalit. Siya ng bagong ano. Bandmate. Malupit talaga yun kung ano-ano sinasabi natin. Pangalan. Like, ano, tag, parang, di ba, from uwian, sabi natin alas hanggang alas 6 sa kila Alfred. Pwede yung alas 6 hanggang oras na naman ng tulugan. Magka-confer lang tayo, tapos banggit lang tayo ng banggit. Oo, as in, yun lang talaga. Kaya magbabanggit ako. Magbabanggit si Alex. Parang walang conversation. Nagbabang... The A-team, mga ganas. Ay, oo, oh, oh, yun yung... The awesome ace. Wala talaga. Ace of space. Oh, wala talaga. Parang conversation. Yun lang. Banggit lang ng banggit. Yun yung time na ano... Na yung... Papatayin mo yan, papatayin ko. Tsaka nagtitimpla akong kape. Nagtitimpla akong kape. Kausap, kasama ko yung kapalit ko sa ano sa kusina. Nagtitimpla akong kape. Tapos, nagbabanggit ako ng mga pangalan yun. Paglingon kong ganun, naka-inverted twerk na siya. Ay, ay, sinasabi mo. Ay, gago, sabi mo. Narinig yun, di ba? Nag-twerk siya. Ayan, so yung bandang yan, yung banda ni Ami. Banda ni Ami. Paulit-ulit lang. Parokya ni Alfred. May mga kagaguan, tas pag may nagustuhan, nice, nice. Uy, lista niya, lista niya. Wala naman hanggang pangalan lang. Tapos pag mag-meet up na in person, hawak lang gitara, hawak lang piano. Wala yung nagtuturo sa amin. Uh-oh. Ako yung bass, gaganoon. Vanilla Twilight. Tugtugin natin. Vanilla Twilight. Oh, sige, araling ko sa YouTube eh. Wala kami matatapos na kanta, hanggang ano na lang. Ganda naman eh. Ay, di, mas madali Royals, may mga usong kanta nun. Tapos pagdating sa ano, sa gabi, konpe na naman. Brainstorm na naman mga pangalan ng banda. Ang pinaka-funny talaga sa akin yun eh. Kaya inutusan ka ni mama mong patayin yung gagamba. Yung gagamba. Kaya kasi, hindi, kasi yung gagamba, eto ah. Ang nangyari kasi talaga nun ganito, yung pagkakaroon ng gagamba sa bahay, yung makikita mo na may walang gagamba sa pader, parang natural occurrence na lang sa bahay yun. Kasi yung lugar talaga namin, gagambahin. Gagambahay. Gagambahay na kasi yung bahay. So, mabayagan. Ano? So, parang normal na lang yun. So, pag sinabi na, patayin mo yung gagamba, parang kahit hayaan ko yan dyan, alam mo na yung behavior ng gagamba na dyan lang yan eh. Hindi pa alis yan. Hindi pa alis unless kantiin mo. So, parang hindi ko muna pinansin. Patayin mo yung gagamba. So, ako, tawa pa ako ng tawa. Ako, tawa. Hindi ko pa yun eh. Patayin mo yung gagamba. Oh, mamaya papatayin ko yan, sabi ko. Tapos hindi ko pinapasin yung gagamba. Eh, yung mga kapatid ko natatakot. Ayun, hanggang sabi ni mama ko na, eh, naalipungatan si mama. Papatayin mo yan o papatayin ko yan? Akala mo namin yung gagamba yun? Akala namin, papatayin ni mama yung gagamba. Oh, oh. Yung pala yung tawag. Sabi nyo, pre, saglit lang. Pre, papatayin mo yung mama. Wala pang 3 minutes, patayin na yung gagamba. Oh, edi, balik ka naman. Eh, papakwento ko sa'yo, Fred. Ah. Yung kay Ian, with props gusto ko. Yung ginising ka niya. Kasi... Hindi ko alam yan. Ito. Kasi, nung ano, sinasabi nga namin kanina, halos magkapit bahay namin ni Ian. Sobrang lapit na ng bahay ni Ian sa amin. Talagang lakad. Walking distance lang. So, nung high school, second year, ano, sinusundo niya ako sa umaga. So, mga... Oh, 6:30 na sa bahay na yan. 6:30 na sa bahay na yan. Tapos ang ano ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, eh wala pa, ako pa lang yung papasok nun eh, sa bahay. Ay, mga kapatid mo parang? Bata pa, hindi ka nag-aaral. Sabi ko ganyan, ba't ang tahimik, sabi niya? Kasi walang tao, kasi ako lang yung gising sa sala. Ha, oo, tapos sabi ko,
ah, wala sila mama ko. Sabi ko, wala sila mama ko, nasa Manila, sabi ko. Pero ang totoo, sila, si mama ko nasa taas. Tulog pa. Tulog pa. So, ah, sige, mag-isa ka lang. Oh, pre, nasa Manila sila eh. O sige, diyan ka muna, tagal lang, may kukunin ako. Kinuha yung gamit ko sa taas, tapos nag-ayos ako ng buhok. Yan, tagal, ito kasi diba, tagal talaga ito mag-ayos ng buhok eh, mula noong... Dalaga nga. Tapos, yung dalaga ng group. Si Tanga, kumuha ng barel. So, mapellet gun kami noon. Mapellet gun kami noong high school. Kumuha ng barel si Tanga. So, syempre, kwarto namin, nakabukas yung pinto. Walang katok-katok. Biglang sabi ni Ian, put your hands up, Johnny. Tapos, nakatutulog na ganyan. Nagulat. Sabi ni Ian, put your hands up, Johnny. Tapos, sabi niya ako, balik siya ulit. Labas siya ulit. Babasya na hagdan. Sabi ni Mama, sino yun? Sino yun? Tapos, eto ba, isa pa. Sinundo niya ulit ako sa bahay. Weekend yun, weekend. Pupunta ako. Baka lang sinusundo talaga ito, hindi kikilos. Hindi, tsaka hindi ako papayagan. Kasi, dalaga nga. Pupunta kami kila GM, so sinundo ako ni Ian sa bahay. Habang nagbibihis ako, nakita ko sa cabinet kung may mothball. May mothballs, dalawa. Kino ako ngayon? Sabi ko, pre, sumamentos. Kaya umumuya pa ako. Pre, sumamentos? Asan? Sabi niya. Iyan patay gutom ngayon. Asan? Sabi niya. Eh, nasa taas ako ng hagdan. Asan? Sabi ko ngayon. Sabi niya. Eto, sabi niya, pero baka mahulog pagka sa lumusubong na agad. Sabi ko. Sige, sabi niya, kagayon pa siya. Pagbato kong ganun, talagang pagkasalo niya, sinubo niya. Pagkasubo niya, natawa ako. Sinuka. Sinuka. Katiri ko. Poisonous yun. Eh, ano na. Mothballs. May kinakain ka ba? Wala. Ay, fluffy ka lang pala talaga. Bakit? Oo, parang may something. Hindi. Hindi, akala mo lang yun. Grabe ka naman. Mabalik din siya. Oo nga. Hindi kilig ako. Hindi namin ginugutom to. Grabe naman kayo. Uy, ano, nagugutom ka ba? Hindi. Gusto ko pahinga muna baka. Lunch break. Hiningal na ako. Hiningal na ako. Uy, pinakita mo na lang din yung props mo. Kwento mo na. Hindi, may kikwento pala kami. Yung, ito ay spontaneous. Galaw na naman namin. Tapos alam, tara mamalengke tayo. Mamalengke tayo. Hindi, mamalengke kami. Lista-lista pa kami ng mga bibili ko malengke. Yung naglilista pa lang. Lapit na kasi dumating si Fluffy, wala pa tayo papakain sa kanya. Hindi, magbe-bake kasi kami kasi birthday ng tito ko. Tuturuan namin yung pinsa ko mag-bake. Hindi naman namin hindi kami ng... Naghahanap kami ng mixing bowl. Sa pang... Sa SBMS. Sa SBMS yun nabili to? Hindi, wait lang. Chill lang. Hindi. Napadaan kami sa aisle na may... may mga toys. So, kita ni Alexis. Hindi, pelt ganito. Mahilig ako mag-joke ng ganito. Oo! Uy, gusto ko to. Yung... gusto ko to, bilitan ganito. Kahit yung mga, hindi, yung mga bagay, yung tabo, yung mga... gusto ko to, tas si tatoy umupo na naghanap, gusto ko to, ito sa akin, sabi. Magkakay yung itim ha, gaganong-ganong pa ako eh. Tapos nung dun sa SBMS, alam mo yung dinda nila dati yung kasama nyo, naka-ice bag ng mga pellet, yung bala ng pellet gun. Wala silang ganon. Yung nasa lalagyan ng ice candy. Oo. Wala silang ganon, so sabi namin, wala tayong bala. Di, sabi namin, huwag mo tayo dito bumili, pasok tayo sa loob ng palengke. Diba maraming nagbebenta ng pala. Tapos that time, ano pa nun? Market day! E di in-expect namin, ay madaming toys, baka madaming tayong mabilihan. E di ba nga nirenovate yung palengke? So hindi ko na din alam kung saan yung tinay. E di ba nga, isang helero talaga ng mga laruan. Sabi ko nandito kami bumibili ng high school, isang helero. Alam na alam mo pa rin talaga. Scorpion kayo binibili ko dyan. Stock! Ito ba stock? Anyways. Yes. Tapos yun, hindi tingin-tingin kami. Talag tingin na namin lahat ng bentahan ng ano. Oo, iniko talaga namin. Tapos edi may nakita na nga namin si ate. Naghahanap pa kami nun ng ano ah. John Wick 3. Sa mga... isa rin pala yan. Na-inspire kami kay John Wick. Kaya bumili kami kasi ng ito. Itong ano, past few days. Medyo nag-addict kami ni Tad sa John Wick. ilang beses ko pinanood yung John Wick 1 and 2. Pero yung 3, wala pa. Wala pa akong napapanood na ano, kahit alin sa John Wick tango. Series. She's missing out. Promise. I'm sorry. Hindi mo pa alam yung ganun. Forgive. Testing namin yung baril. Hindi mo alam yung ganun. Alam ko yun. Alam ko yun. Hindi naman ganun. Hindi, ganun. Walang ganun. Hindi bang. Oo, walang ganun. Alam ko yun. Pero alam ko yung reference. I understand.
Basta yan, talagang kita, itim sa John Wick, gagalong-galong ako dito. Sabi pa yan, buwin pa kami ng madami. Alam bang mas malaki pa ata yung nagastos namin dito sa baril na to kaysa dun sa pang-date na. Grocery. Na mismo grocery. Oo, gano'n to. Huwag natin yung sabihin. Basta ang nagastos namin dun sa bala pa lang, sandaan na ata. Ang mahal ng bahay. Oo, oh, mahal. Diba? Yung isang pakete lang na ganyan. Limang piso lang. Limang piso isang ganun, diba? Madami na, diba? Yung limang piso na lang yung ganyan lang na lalagyan ng kalabi candy lang. Grabe. Oo. Diba? Tapos wala pang variation ng baril, puro ganyan. Oo, puro ganito. Meron dun yung Uzi, sabi ko yun yung akin eh. Sinabi niya natin iba presyo. No? Ay, hindi iba, iba pa kasi yung presyo. Akala ko pare-pareho lang. Eh. Di, ito bidilay namin. Bakit tas, yun? Same mechanism lang naman lahat ng ito eh. No? Sabi bakit? Mo nga dun natin. Sabi alam ko ang workings na ito. Alam ko ito. Ito mo, baril kita dito eh. Tapos, edi nakaupo kami ni tatay dyan sa balkon. Babaril-baril kami. So, may banda-banda na pa siya. Hindi, nakabanda na kasi talaga ako. Kasi uh-huh. Yung buhok ko, nasa mukha ko na. Pero nakabanda na akong yellow that time. Kasi tatay uh-huh. Nagsabit pa ng tissue sa gate. No? Ay, babaril-baril kami ngayon. Babaril-baril namin, ganun. Ay, mga gangster nyo, ganyan. Tapos, eh, si, ano, yung tita ko. Biglang lumabas, may sasabihin niya ba siya sa akin, nakaganun ako. Eh, Tet, asan yung ano sabi niya? Ang showa ba? Ay, Tet, natawa na lang siya. Gangster. Nung ano, high school kami, di ba, mahilig nga kami sa pellet gun. Ako yung engineer. Ako yung repairman. Naayos mo na ba yan? Oo oh, naman, gumagana na kanina. Yung M4 niya dati, hindi, ang tagal hindi gumagana at naayos ko. Well, ito nasira din agad. Nasira din agad. After some game. At least napagano. Tapos hindi siya activate. Boom! Pak! Kakambi mo ni tatamaan. Wait, pero... Masaya yun. May na-headshot. Nakuha na yun sa video. Kamera mo yung bala. Katawa. Sino? Sino na headshot? Headshot ko siya. First round eh. GM. Samol sa ulo. Sabi niya hindi siya sasali. Si Gian. Tapos sumali lang daw siya. Tapos sabi niya, tapos edi si Gian. Pag dungo niya ganyan, pak! Sapol siya sa ulo. Si Gian nasa taas na. Ah! Sapol sa ulo. Sa video pa yun. Itatanggi niya pa yun. Dito siya tinawan. Pero kitang-kita yung bala. Kakitang-kita yung Gian. Tapos yung ano, nung kalagitnaan ng video, si Gian nag-video pa rin, di ba? Nagtanong si Patrick, ayan si Ian, tinamaan sa ulo. Ilang beses yung binanggit na tamaan sa ulo si Ian. Ang sumali sa amin si GM, magkakampi ako, si GM, si Alexis, elite squad kami. Tapos yung kapatid ko, si Patrick, si Janelle, sa Ian, apat sila. Uy, nice! Sniper namin to, ako yung assault eh. Ako sugod na sugod. Si GM, wala lang eh. Paulan ng bala. Sira niya pa yung baril ko eh. Good old days. Good old days. May ano pa kami nun, may mga montage pa kami na kaya kakasal ng baril eh. Ayaw kay Ian, yung baylo kayo. Di ba SWAT team gano'n, tapos si Ian naka-pistol lang. Oo. Ito naka-sniper, si Jim naka-shotgun niya. Tapos ako yung ano, yung M4. Eh di, kunyari, di ba GAIA, order ng GAIA. Tapos si GM ko naman, shot. Ganun. Oo. Tapos ako, yung 4A1. Tapos si Ian, pistol lang. Dapat ang ano niya, ang gagawin niya ganito. Ganun. Ang ginawa ni Tanga, inipit pa sa legs yung baril. Kala mo, hirap na hirap. Tapos sabi niyo, ganyan, Tanga na pag... Diba, ang concept nga nun, totoong baril kung maaari. Hirap na hirap. Saka sinabi na nga nang simula, ikasa mo na. Para pa lang, madali na ikasa, gagano mo na lang. Ayaw makinigin. Ah, ganun siya. Hindi na ako mag-retake. Ang angas ng mga ano namin, ah, ganyan. Tapos si Tanga. Tapos nag-aalangan pang tatawa eh. Kasi mahirap talaga mag-record pag sinama ng si Ian sa episode. Kasi laging... Basta... Eh yun yung kasagsagan ng gumagawa tayo ng di ba? Mga katarantaduan. Yeah, marami talaga tayong videos that time. Mga parkour, yan. Tapos mga skits. Come on, Manny. Dami. Sports, di tayo nag-sports. Pero lagi tayo may...
may lagi tennis activity, racket, may basketball, may tapos, pero tayong lalaro. Bibili tayo ng, ano, bibili tayo ng plato pang frisbee. Bibili kami ng plato pang frisbee. Di ba kasi may frisbee kami, isa lang. Nawala. Nawala. Napunta yata sa bubong. Bibili kami ng plato. Plato na plastic. Doon kami sa may... Pero syempre, yung plato na plastic, matalim niyo pwedeng salin ng ganito. Ang sala lang na yung laging ganun lang. Yeah. Ay, maglalagay kami, magtatali kami ng panyo dito. Panyo. Hanggang ngayon, pag di nasalo, basag. Basag. May kami limang plato nun, naglalaro na kami. Naglalaro na kami sa ano. Init-init nun ha. Tapos bike trail. Ay, hindi ka kasama pala ng bike trail. Nandiyan na kasama ng unang bike trail niya. Ah, bobo siya yan eh. Kalaglag ako sa... yung platform kasi, one foot lang yung ano, yung dadaanan mo. Na obstacle. Tapos ano pa yon, parang plank. Tapos mataas. Isi tanga, sabi ko dire-diretso lang siya. Huminto siya nung naka-rest na yung paa niya. Uh-huh. So yung back wheel, nandun pa sa may kalahati ng ano, nung platform. So ako, huminto ako, wala akong matatapakan. Talalaglag ako, taas kaya nun. Bobo eh. Ako yung mga semplang-semplang ko tayo sa bike sa invitation. Sumemplang kami. Graba. Semplang siya. Nauna ako. Malakas ako, inuna ako sila eh. Eh ano, graba-graba yung ano. Na-dagger kami. Nag-slide yung bike ko eh. Ano siya, tapos si GM umiwas. Semplang din. Si Ian tatabi, dediretso siya sa may ano. Semplang din. Tapos ako, akala ko safe na ako, preno ako eh. Pag preno ko, yung gulong ko, na-shoot doon sa gilid ng kalsada. Tapos graba. Semplang din ako. Oo nga. Nilakad yata natin yung bike natin, pabalik kila GM para ayusin yung mga... Na-wipe out kami eh. Wipe out kami. So, ito ang katawan namin nun. Sana ano no, makapasok pa ulit tayo doon ng Christmas time. Di ba? Pasok ko. Masaya kasi doon sa NTC pag Christmas. Sino ngayon? Tech life. Before. Sobrang higpit na ngayon doon. I mean before, kasi may mga... Nagpasok tayo ng baril. Air gun. Hindi kami... Hello, Duterte. hindi kami iligalin. Air gun lang. And hindi kami nag... Ano... Wala kami sinaktang nila lang. Ano, mga takip lang po ng bote. Tsaka calamansi. yung target namin. Yung mga pinamarinade ng barbecue yung iihawin. Oo. Tinitarget namin. Tsaka yung slide. Yan. Ang gusto kong pag-usapan. Ay, tanong ni Isa. Gusto mong sagutin yan? Tanong ni Isa bago tayo kumakabate. Ano yan eh? Andiyan kami nakatambay kami ni Alexis sa labas. Nagsusulat ng topics. Tapos nang natama sa amin. Biglang pagkadating na pagkat. Galing siyang school? Kumaalala. Hindi, kakabihis niya yata. Ayun, basta umuwi siya. Tapos biglang sabi niya. May nagpapatanong, ginano niya yung cellphone. Parang mga memes na, alam mo yung mga black background ng mga boyfriend. Oo, tapos yun, nakasulat nga. Ayun, sabi yung, ano, sino yung ano? Nakalimutan ko na yung tanong. Oo, hindi mo sinulat yung buo. Ay, shit, tapon. Sino ang may kasalanan niya? Sino ang may kasalanan? Sino ang may mali? Ayun, parang sino yung may mali? Sino ang may, sa isang relasyon, sino ang mali? Yung nagkulang o yung sumuko. Alfred. Actually, medyo brode eh. Brode eh. Hindi ko pa din pinag-iisipan ng sagot dyan. Kasi, hindi yan. Ano sagot mo? Hindi na ako eh. Muna. Sige, break, sige muna kayo. Sige, muna para lang makapag-isip din ako ng sagot. Alright, okay. Ano yan? So, doon tayo sa tanong. Sino ang may mali sa isang relasyon? Yung nagkulang? Candy. O yung sumuko? Sumuko na. Kasi ganyan eh. Tala nga. Paano mo ba nasasabing... Dr. Love. Paano mo ba nasasabing... Dr. Love segment. Paano mo ba nasasabing nagkulang? Dr. Alfred. Kapag sumuko. Ay, shit, sakit. Hindi, kasi kapag... Bakit mo kasi bibilangin kung saan nagkukulang yung... Hindi pa siya kakanan. Yung other Wait party. Bakit doon tayo tumitingin sa pagkukulang? Ang, di ba, sa isang relationship, ang love dapat unconditional. Regardless. Ang sagot mo? Anong sagot mo? So, sumusuko ka? Hindi. Ngayon, bago explanation sa'yo muna yung sagot mo. Ano mo yung sagot mo? Taka, ako nga, no? Ikaw, anong sagot mo? Para sa akin, siguro yung sumuko.
pinaglalaro ako. Yung nagkulang. Okay, talaga. Oh, ito na yung ano, lakang diwa. Lakang diwa. Sige, hindi ako bibigyan ng straight answer. Ako yung I'll be that guy. Sasabihin ko, depende kung sino nauna. Nauna bang nagkulang kaya ka sumuko or naunang may sumuko kaya parang sinadya mo na magkulang. Does that make sense in a way? Ito kasi, ano? Na. Sa, yun nagkulang kasi, Alfred, kahit birthday mo yan. Kasi, di mo, sa isang relationship, huh? Kung pares kayong nagmamahal, ano yan, parang, di ba, gagawan mo ng paraan para ma-patch yung mga gaps. Yeah. Yung lapses dun sa relationship. So, magkukulang ka lang naman sa isang relationship kung deliberately. May sumuko na. Hindi, kung deliberately talagang hindi mo gustong ma-patch kung ano yung mga pagkukulang na meron. Kaya sumuko ka na. Kaya sa ganun nagre-result yung pagsuko. Yung pagsuko kasi, being in a mature relationship, hindi naman, it doesn't always work in the way na, ano na, regardless kung ano, kung ganito ka toxic, magsistay pa rin ako kasi mahal kita. Hindi healthy yun eh. Hindi lang kasi yun yung tanong, nagkulang lang eh. Yun nga, o nga. Pero, yung pagsuko kasi is just a response. So, hindi siya mistake, hindi siya pagkakamali, hindi mali yung sumuko. True. Kasi, kumbaga, response lang yun eh. So, there must be a triggering factor, which is yung pagkukulang. Pero kasi minsan, paano kung konti lang yung pagkukulang, tapos sumuko pa na. Kasi, I mean, yung nagkulang, hindi ka naman parang totally nag-give up na eh. Kasi yung sumuko, ba't susuko? Diba? Kasi may mga ibang level nga rin, depende yeah, nga rin no, sa pagkukulang. Siguro. Kasi diba, minsan, kasi pagkukulong, like, nagkaroon lang ng conflict saglit. Like, si bawal uminom. So, uminom siya. Ay, ganun yun ba? Yun ba yung problema? Tata. Hindi. Invento ko lang doon. Subscriber na yun si name. Never mind. Cut that. Si ano, si Ate Girl. Si Ate Girl. Si Beauty. Si Beauty. Si Queenie. Si Beauty. Ano? Tawag dun? Di ba sabi ng jawa, okay, inong ngayong gabi. Ay, pinsa mo pa yung kasama mo pa. Kahit yung mga kamag-anak mo pa. Eh, para si Beauty. Uminom. Like, kahit wala naman siya ginagawa mo sa mga. Kasama naman yung mga pinsa. Diyan yung papa niya. Diyan yung mga magulang. Pero uminom siya. And then si Guy parang nagalit. Oo. And, parang, let's say na hindi naman yun yung, ano, like, kinag, ano, like, yung galit ni Guy, hindi naman yun yung root. Mm-mm. I am root. Pero parang yung naging triggering factor ng pagsuko ni Guy sa, ayoko na, palagi na lang ganito. Oo. Yung may sinasabi ako, ganito na ako palagi. Hindi ka lang pa na yung argument ko. Nakalimutan ko na sa sabahawan. Okay, hindi, pero wait. Gusto ko yung ano, yung ganun. Yeah, ang ano kasi nung ano, ang ano kasi nung mga ganun sa Guy, no? But, like, hindi naman guys. No, minsan may girls din naman. Madalas. Basta hindi yung nagbabawal dun sa isa. Yan exactly. Like ba't mo pagbabawalan, like mag-iwan pa lang kayo. Alam mo yung ano, like before kayo nagkakilala, ginagawa na yun. Oh, after yung magkakilala, kailangan ba't bawal but, na? Oh, ba't kailangan like, may bawal ka uminom kung di mo kasama. Ganun. Ako guilty ako diyan. Ganun. Guilty ako dyan. Oh, amin ako din. Noong time na, yun nga yung kay sa last. May gubawal ako siya na kahit kaklase mo pa yung mga kasama mo. Pag ano, oo, pwede ka sumama, pero mag-update ka. Ayun, oo. Limitahan siguro, mo. Oo. Yeah, huwag naman yung magpakalasing ka. Ayoko naman yung, tsaka kung alam mo na. Normal lang siguro yun. Oo. Pero at least di mo siya pinagbabawalan. Hindi ko siya, hindi. May time sa pinagbabawalan ako siya. May times, baka may naman times. Kasi yung like, every day, kakainom lang nila kahapon, bukas, inom na naman. Hindi na. Oh, may times na ganun. Pag okay lang siguro. Hindi, tsaka ganito kasi, ang ano ko nun, ang mindset ko nun na, alam mo yun, pag may time kasi na gusto ko, medyo ano ko, medyo sabog ko yung araw, gusto ko mamayang gabi, oras namin, yan. Kahit sa call, kahit sa text. Tapos biglang malalaman ko na, may lakad kasi kami, saan? May gaya kasi ng inom, ganyan. Parang, alam mo yun,
yung inum pwede pa mauulit yan eh. Pwede. Pero yung quality time na yung alam mo yun, pwede. Ewan ko, I don't know if I'm making a valid point, pero mapit ko sa may. Yun nga, ganun nga yung isa sa mga naisip ko, mindset ko dati na pag oras nyo, pag oras mo na. oras nyo. Yeah. Di ba? Kung talagang serious ka dun sa relationship, you can set a few things aside. Like dun, compromise nga. Compromise. So, yung number one rule naman sa relationship. Compromise. Tapos, ang ano pa niyan, ang ipangka-counter pa niyan, lagi, ano eh, pag pinagbabawalan mo, wala kang tiwala sa akin. Yeah. Yun, number one na, like, umpisa pa lang wala ka talagang tiwala, di mo ako tanggap, ganito na ako dati. Parang, all of a sudden, kasalanan mo na. Kaya niya gustong, di ba? It's ano na yun. Ini-strengthen niya lang yung point na, parang ini-strengthen niya lang yung ano, yung justification niya to go out and like, drink. Hindi niya dinedefend yung sarili niya. Wala naman siya ginagawa masama. But, ang nangyayari is, ikaw yung nagiging Biniblame ka niya para magkaroon siya ng further validity dun sa parang reason niya na lumabas. Hindi wala ako, sige naman. Yan. Guilt trip. Gini-guilt trip ka niya. Yan. So medyo nag-drift off tayo dun sa tanong. Medyo mahirap kasi yung tanong. Ito, to be honest. Medyo mahirap yung tanong. Kasi mulan tayo ng isa yan pinag-iisip. Ako, def. And from our standpoint na, syempre, nasa single tayo ngayon. Ano ko ba sa inyo, tatanong kayo sa amin, single kami lahat dito, para kayo nang talaga ba? May bumusita ka sa'yo kanina. May dalawa kang kachat, tas yung isa pumunta pa dyan. Saya-saya mo kanina, nung nakikita-kita kayo, Alfred. Eh, parang tropa. Parang nakalimutan mo kami ng gahago. Kapatid ko yung isa. Ayun nga. So, yan. Ano yan eh? Common problem yan sa mga ano, relationships ngayon between millennials. Eh, sa relationship topic. Basta tayo millennials pa rin tayo, di ba? So, no. Oh, pero I mean, iba kasi yung ano natin eh. Iba yung level natin. Kumbaga, may sense of maturity tayo. I'm speaking for everyone here. Pero I agree. Oh, hindi kasi, di ba? Makikita mo naman kung paano yung ano, paano yung gano, yung ano mo yun, yung level of toxicity ng relationship sa Facebook. Trailer. Na, ano, laging ganito. Ayun. Shit. Konting away, binabayo, ganyan, konting ayun, yung, away. Inahin yung status. Binanggit mo yung Facebook, yun yung isa sa hate ko. Yung password? Hindi naman, akala ko yung ano. Ayoko rin ng password sa Facebook. Zuckerberg, take that down. Hindi, like yung pag hindi mo binigay yung password mo sa kanya, may tinatago ano yung mga ganun. Ah, yung alam yung nag-away kayo, tapos post ko na sa Facebook na magpaparinig kayo, papatama kayo. Napaka-toxic, like, napaka-childish. Yung mag-away kayo, tapos ipopost niya pa na ano, mga convo nyo, yung mga gano'n. Hindi man convo, yung magpapatama. Oo, oh, yung matama ka na. Napaka-childish. Ano, salamat sa lahat. Mga gano'n, puta. Ano hindi, kasi ito ah, it's unhealthy. Napaka-toxic. Kung dyan ka masaya, piliin mo yung mga toxic. Magsama kayo. Ito, kaya nga may, Facebook was created as a platform of communication. Ngayon, kung gagamitin mo lang din yan na pang-parinig, wala kayong mare-resolve. Yun kasi yun eh. Hindi nila naiintindihan na it's not a war between you two. Diba? Dapat magkakampi kayo kasi you're on the same side eh. Mm-hmm. Hindi yun kayo nagpaparinigan sa Facebook. Meron pa ibang ano na. Tapos yun na yung mga chismosa mahingyalang. Sino yun? Stay strong, be. Stay strong, baby girl. Tapos, ibaba yun. Sige na yung mga abangers na. Sabi kasi sa'yo, huwag naman anuhin yan. Yung mga ganun. Okay ka lang ba? Shot na natin yan. Tapos ibaba yun pa na, ano yun? Forgotten. Irrelevant. Never enough. Lagi na lang. Diba? Ipapalit na cover po ata yan. Common. Oh, minsan black pa eh. Ayan. Naglulok sa'yo mga katana eh. Yan yung mga common. Ito ah. Yan yung napapansin kong common pattern ng ano. Yan yung pattern ng millennials younger than us. Na laging, ito ah, hindi lang sa Facebook eh.
in mas madalas sa Twitter. Oh yeah. Like, hindi ko namin sa Twitter. I mean specifically Facebook. Sinabi ko na so, yung binanggit ko Facebook nag-trigger sa akin. 'Di ba? All of social media. Parang aman. Wala kang mare-resolve sa ganun na magpaparinig ka, mapatama ka. Ako sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpaparinig kahit kailan eh. Hindi ka gaya ng isa diyan. Pero ayun nga. So isa 'yan sa mga napansin kong medyo toxic behavior ng mga millennials. Which is a good topic for this podcast. Well, ako ha, hindi ko naman sinasabi na hindi ako nagmamalinis. Pero napagdaanan ko rin 'yun. Napagdaanan din naman namin. Pero iba rin kasi yung level ng toxicity ng ano ngayon eh, ng millennials. Ang kabataan niya. Nabanggit natin sa preview sa isang podcast natin yung ano nila, yung pagrereklamo nila. Oo. 'Di ba? Yung masyado silang magreklamo. Parang ang millennials kasi sa ngayon, naging ano na, naging habit na sa kanila yung spoon feeding. Gusto nila lahat ng gagamitin nila, lahat ng gagawin nila is readily available for them. Like feeling ko like ano, nasa digital age na kasi tayo na lahat ng hinahanap mo. Andun na. I-type mo lang. Makukuha mo na. Pero that's not how everything works. Mm-hmm. Sa totoong buhay, hindi naman ganun. Tsaka, aside from the fact na gusto nila ng spoon feeding, gusto nila ng readily available na mga bagay, parang yung mga millennials ngayon, they always feel entitled. Parang gusto nila lagi silang, hindi naman sa sinasabi natin na hindi valid yung, ano, yung opinions nila, yung insights nila. Pero, alam yun, o siguro, hindi nila naiisip na from your standpoint, you might see your opinion as invalid, tama, pero in reality, di ba, may mga bagay na hindi mo pa rin talaga mabibigay, makokorek ng, ano ko, are you getting my point? Parang, palayo ng palayo yung sabi mo eh. Ito, taga lang. Nagpa-personal rant ka na. Nalito rin tuloy ako. Parang ano. Gusto kasi ng millennials na parang lahat, sa lahat ng bagay, may say sila. Yung opinion nila yung the only thing that matters. Yun. Ganun. Kaya, like for example, yung isa sa mga relevant topics ngayon, yung LGBT. I have nothing against LGBT, pero malang political dito sa podcast na. Oo nga. Ang point dun is ang comfort room is hirap na hirap siya mag-ano. I-feel tayo yung mga sabi. Ang comfort room is for male and female. Mm-hmm. Di ba? Although you might identify as another gender, kung ano mang gender yan, pansexual, ganyan. Ano mang orientation mo, ang bottom line niyan, dalawa lang. Mm. 'Di ba? So kumbaga from male and female, nag-branch out lang naman 'yan eh. So there will always be a root like this. So there will always be a root. I think that's enough reason na hindi dapat ipasa 'yung ano eh. Yung ano what are we trying to say? Actually guys, no, inom ko siya. Yeah, I mean kasi napaka-stupid ng argument, no? Kung sa yung restroom argument. Like, ano gagawa ka ng 50 different restroom for each 50 different genders na in-embed? Tsaka, ano, yung dalawang ano pa nga lang eh. Dalawang klase ng restroom, pababay pala lang, di mo maintain ng maayos, paano pa yung... Like, bottom line, if you have a penis, go to the men's restroom. If you have nothing, don't go to the restroom. Isa pa, another toxic trait that For the entire week. Bawal yung naka-uwi ka ngayon. Bawal yung mga ganun, yung nakita-kita tayo ulit, yung mga ganun. Bawal yung mga basic. Something. Kahit ano lang, something lang na nagpasaya sa'yo. Na-discover ko na marunong ako mag-programming. Yan. Oh. Sobrang like ko. Hindi tayo like. Bigay ka sa ano. Bigay ka sa ano.
flavor ng ano, merienda. Magsabi ka naman ng ano, anong naging like mo dun? Kasi, nung college ako, di ba, being in the field of IT, nung college ako, never kong ginusto mag-programming. Ayoko talaga ng programming. Tapos ngayon, last week, natry ko mag-programming. And I'm very productive. Ang galing ko. Parang, A is equal to B plus 1 if X. Hindi ko na naiintindihan yung language. Ayun, basta, natuwa lang ako kasi marunong pala ako mag-programming. Hindi ko lang in-embrace. Titingin ako sa buong room something eh. Like, ako din eh. Shut up! Pwede ba ako mag-rant yung dislike? Hindi na. Hindi, wala ko yung dislike ngayon. Wala ko negative. Ako na lang. Ikaw. Sa panlike ko hindi mainit the entire week kasi umuulan. Oo. Ikaw. Like, something general. In general, it's your like ko eh. Ako, ano lang. For the past, siguro, 2 weeks. Wala lang. Na ano lang ako na... Eh, di ba nga, hindi ko naman close sila tita mo, yung mga pinsan mo. Like, so, yung feeling na ako lang yung hindi ka mag-anak dito, nung wala ka pa. Tapos parang, eh, hindi mo na-feel na ano, outsider ka. Parang bilang na bilang. Yung, ano, yung tipong parang ano pa ngayon ka mag-anak nila. Parang pag ano, nag-iayang mga tita ko, parang si Ammesol ba mo tas, oh, si Alexis. Parang yung Alexis never nababanggit eh, parang Ammesol. Hindi, tsaka ano, kung mabanggit ka man, nauna pa rin siya mabanggit. Tapos ito ah, nag-chat yung, kasi yung tita ko. Nag-offer siya nung sasakyan niya na kung gusto daw natin mga mag-offer. Sabi ko niya yung sasakyan. Tapos edi kayo na umaga, nag-text ulit yung pinsa ko. Sabi, ate, siya yung unang tinext. So, ako yung unang chinat, sabi. Sabi ng pinsa ko sa kanya, ate, kung may gusto daw kayong... Puntahan, ano, sabihan niya lang daw po sagot po ni mama yung sasakyan. Edi, sinabi ko agad kay Alex. Pero nag-chat niya kasi yung pinsa ko. Sabi ko, chinat ako ni ano, yung pinsa mo. Tapos ditinig na namin kung sino yung unang chinat. Kanina nung biyahe sa trike. Chinik namin. Diba bumili tayong pizza yun? 11:04 ako chinat, ikaw ba? Tapos chinek ni Alexis, 11:14. Sabi ko, siguro nung hindi ako nag-reply, ikaw yung chinat. Sabi ko, grabe nung tumong pizza. Ayan, yun lang yung like ko. Ah, mag-i-penter. Ito yung dito yung... no, may like ko. Yan, sabi ko something in general, na tayo ko na rin nababanggit. Gustong gusto ko yung ulan. Like yung feeling na nabibigay sa akin na pag nararamdaman ko yung ulan. Kasi sa Florida, madalas umulan, pero hindi ko talaga yung dito. Hindi ko talaga monsoon na ano, yung talagang hangin, ulan-hangin. Parang uulan lang ng saglit, tapos yun na, parang maara. Parang shower lang. Parang wala nang nangyari, like walang baha. Parang gusto ko yung nakakita ng baha. Mang maliit na puddles of rain, yung amoy ng ulan. Basta gusto ko yung ulan. Alimu. Like, parang alimuho mo yun. And, but, yun yung main life ko. Pero, like ko rin yung, ano kasi, like growing up, hindi ko naman ganun kakos yung mga pinsa ko din. But parang, nung katarating ko nga dito yung unang pizza na yun, parang hindi nila ako kilala. Tagot ako talaga ako nun eh. Sabi ko, di, ako syempre, first time ko din sila makita nun, dinihiya ako. Sabi ko, Alexis, ayokong lumabas. Sabi ko, nandiyan lang ako sa may sala. Ayoko din lang yun. Sabi ko, bakit ito parang ayaw niya din lumabas? Hindi siya hinaka. At saka hindi sila napapansinan. So, hindi ko alam kung close ba talaga sila o ano. Kasi, like I said nga, nung like, yung mga kabataan, yung mga small pa ako. Eh sila, sobrang bata pa nila. Like, nung mga bandang 10 years old ako, nasa ano pa lang sila? 5. Nasa 5, 6. So wala pa si Wax. Si Markel lang yung kaklose ko noon. But syempre, after ko mag-high school pa, hindi ko na rin nakasama si Markel. Hindi ko na rin nakasama itong mga to. So parang, after ilang years, yun lang yung pinakauna na yung ulit pagkikita. Weh! Noong araw na yun. Oo, oh, kasi, di ba, ano ba, ang awkward talaga kasi nakaupo sila dito sa may ano. Tapos kami ni Alexis, nakatayo sila kasi lang. Close sila lahat. Oo. So, nag-uusap sila. Nakatayo lang kami doon. Tapos si Alex hindi pinapansin. So, kami dalawang din nag-uusap. Tapos, para lang kami yung tanga nag-uusap. Tapos, parang, kasi pinala na lumalapit na kayo. Tapos, siyempre, ganun-ganun pa kami. Lalandian na kami. Tapos, dito ako, nung daw. Psst! Tuwayo! Gusto tayo lahat. Tapos, yun nga, di, siyempre, pwede mong sabihin yung alak word dito. Pwede yan. Di, yun na lang yung tanging paraan para magkaroon ng ano, conversion. Ko, sorry! Alak! Sorry! Sabi ko, ay kuya, shot ka naman eh. Hindi naman kay Markel agad. Hindi niya naman tinanggihan. Nung una nga, akala ko pa, mas matatanda sa atin yung mga yan. Tapos nung sinabi ni ano ni Ate Belus na, mabata lang yung mga yan. Sabi ko, wait eh, totoo nga. Tapos yun nga, nagulat ako na 15-15 lang pala yung mga yan. Kaya yun, nawala yung hiya ko. Ali kayo rito! Kasi na, naglabas namin ng shot glass. Tapos nag-iwan na akong lime tsaka scene.
pinainom namin. Tapos yun, parang nag-start ng conversation. Lalo tayo uno there. Mm-hmm. Tapos, ayun, hanggang it turned out to be the best night ever. Yes. Naglaro kami ng beer pong. Naglaro kami ng discards will get you drunk. Yes. Tapos yung kagabi yung... Kagabi yung parang sequel. Oo, kaso yung isa na naman dyan. Ang tagal dumating. Naglaro kami ng werewolf. Ang saya. Manghihingi kami kay Mel ng mga konting clip nung mga nangyari. Kunti lang, papatikim lang tayo sa kanila kung anong pinagagawa. Ay, mag-blackout, magka-kuryente, mag-blackout, magka-kuryente. Tuloy-tuloy yung laro. Oo, walang tigil. Ay, nawalan ba kuryente dito? Oo. Ilang beses mag-blackout. Init-init na laro pa rin. Sigawan pa rin. Werewolf ka! Alas 11 na. Medyo okay pa. Sabi, alas 10 lang eh. So, hindi natin nasagot yung tanong. ang hirap kasi talaga. Hindi, sige. Final answer na. Oo, na-defend naman natin yung... Sabi naman tayo ng kanya-kanya nating... So, ako lang na hindi nagbigay ng clear answer, so... Sige, sabi niya yung answer niya. Kung ako dun ako after natin ilay yung mga arguments, nag-change ka ba ng opinions? Or... Doon ka pa rin ako sa din, ako sumuko. Ako dun pa rin ako sa sumuko. Nagkulang. Sumuko. Abangan! Susunod na episode. Ano ka? Nagkulang siya. Ako sumuko. Anong tanong? Sinong mali? Mali yung sumuko. Kasi lahat naman tayo nagkukulang. Diba? Yun yung point ko! Diba kasi lahat naman tayo nagkukulang pero... But kailangan nasa level, iba-ibang level nga rin ang pagkukulang. Yun din siguro. Depende nga. Kasi ang point ko parang... merong ma-distinguish mo naman kung alin yung mga pagkukulang na kailangan sa natural eh. Na kailangan mo sukuha. Oo. Na or meron din naman yung mga pagkukulang na deliberately hindi mo ginagawa ng paraan para magulang. May ganun eh, parang ito kasi ako eh, hindi mo ako mababago. That's bullshit. Exactly, like shit argument. Bullshit. Ganito ako eh. Hindi ibig sabihin lang nung hindi mo ko nanggap. Sa guitarist kasi ako eh, man. Putang ina, di ba? Yung mga stars kasi, man. Pre, sabi niya sa akin dati. Nagkalaan kasi yung mga stars sa guitarist kasi. Sabi niya eh. Ano yun? Sino siya? Sino niya? Masaya. About dun sa pag-inom-inom. Eh, ganito ako eh. Ito ako eh. Ibig sabihin, hindi mo ako tanggap. Hindi mo na talaga ako tanggap. Tapos pag may nagawa siyang mali, sasabihin niya, babawi siya. Ah, babawi siya. Tapos umabot na ng isang buwan, two weeks, isang buwan, wala nagbago. So, ito, yung sa sinabi mong ganito ako, yung argument na ganito ako eh, but like, yung hindi pa in yung getting to know each other stage pa lang kayo. Hindi siya ganun. Oo, oh, yeah, diba, oh. Wag kang inang, dito lang ako, gusto ko pang magkausap lang kayo. Diba? Hindi na ako lalabas, pero habang tumatagal, diba parang... Ito talaga ako eh. Masasayang yung puta. Tapos, yun nga, kaya nagkaroon ng problema. Sorry siya. Sige, babawi ako, babaguhin ko yung sarili ko, ayusin ko yung sarili ko. Tapos naging 1 week, wala. 2 weeks, wala. 1 buwan. Tapos pag nabanggit mo yun, na sabi mo, ganito, babawi ka, sabi mo, ayusin mo. Ano yun? Ba't mo sinusumbat sa akin yan? Nanunumbat ka na yan. Ikaw na yun. Hindi ko nga kayang baguhin. Eto nga ako eh. Ang point ko kasi dun, the best form of apology is changed behavior, di ba? So, nag-sorry ka. At least try. At least try. Huwag kang magsusorry ng ampaw, di ba? Huwag pag ang sorry, may corrective action na kasama yan. Ewan ko eh, nag-rant na naman ako. Ano naman kasi. Basta, yun. Yun lang. Kasi may mga pagkukulang talaga na normal, may pagkukulang din naman na deliberately hindi mo ginagawa ng paraan. Kaya so, yun nagiging mistake na yun. Pero final answer? Sa nagkulang. Sumuko talaga. Sa sumuko. Gawa tayo ng episode like relationship lang talaga. Kasi madami siya man eh. Ang dami ka rin masabi dyan. Tapos nagkawa tayo ng episode may bago na puro sa sex. Puro sex na. Sex ayun na, may bago tayong outro. And so that's it for this ngayon lang episode. Naman, dito siya eh. That's it for this episode. Tandaan, mga kaibigan, kung hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong marunong. Wait lang. 1, 2, 3. Okay.
Alam ko sasabihin mo. Alam ko na eh. Ay, sabay! Kung hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong magmahal. Shout out kay Dr. Love eh. Alright. Hindi mo marunong makinig. Like, share. Like, share, subscribe. See you next episode. Tiga tayo sa pahan.